Isipin mo na kung isang araw ay nakakita ka ng isang pinto, na konektado sa ibang mundo, at anumang mga bagay o kasanayang natutunan mo, ay maibabalik sa totoong mundo. Nagsimula ang kwento habang isang babae ang hinaharas ng ilang lalaki. Gayunpaman, nakilala natin si Yuya, isang batang lalaki na sumusubok na magsalita laban sa mga lalaki. Ngunit ang tawag sa kanya ng mga lalaki ay mataba at pangit, at sa huli ay binubugbog nila siya. Sa kalaunan, dumating ang mga pulis, at ang mga lalaki ay tumakas. Nagpasalamat ang dalaga sa kanyang tulong, ngunit sinabi ni Yuya na ayos lang siya at lumayo. Nalaman natin na tinuruan siya ng kanyang lolo, na laging maging mabait at tumulong sa mga nangangailangan. Pagdating niya sa bahay, nakita natin ang kanyang bahay na natatakpan ng mga bandalismo, na tinatawag siya sa iba't ibang mga pang-asar na pangalan. Nalaman natin na mula pa noong bata pa siya, siya ay binubuli ng lahat. Maging ang kanyang mga magulang ay hindi maganda ang pakikitungo sa kanya, dahil ang kanyang mga kapatid ay itinuturing na magaganda, ngunit siya ay pangit. At nang makarating siya sa middle school, mas lumala ang mga bagay para sa kanya, dahil siya ay nabubugbog sa paaralan. Ang lolo lang niya ang nagbabantay sa kanya, palaging nagpapaalala sa kanya na ang pagiging mabait ay magpapasaya sa kanya. Sa kalaunan ay namatay ang kanyang lolo, ngunit iniwan niya ang kanyang bahay at lahat ng kanyang ipon sa kanya. Sinubukan ng kanyang mga magulang na ipaglaban ang mana, ngunit sa huli, nakuha ni Yuya ang lahat. Ngunit tuluyan na siyang pinabayaan ang kanyang mga magulang, kaya namumuhay siyang mag-isa, at sinabihan na magtrabaho ng part-time araw-araw. Sa school, graduating na si Yuya sa middle school, pero sa yearbook niya, puro masasamang komento tungkol sa kanya ang nakasulat. Habang sinusubukan niyang umalis, pinipigilan siya ng kanyang mga bully. Pinaalalahanan siya ng mga ito na kahit graduating na siya ay magiging punching bag pa rin nila siya. Sinabi ni Yuya na kailangan niyang makarating sa kanyang trabaho, ngunit binugbog siya ng mga maton, at nakita natin ang kanyang kapatid na lalaki at babae na nanunood lamang mula sa malayo. Nang sa wakas ay nakarating na siya sa kanyang trabaho, ang kanyang amo ay nagsawa sa kanyang pagiging late, at sinabihan siyang huwag nang bumalik. Sa bahay, si Yuya ay may nakaka-depress na pagkain, at habang tinitingnan niya ang sarili sa salamin, nag-tantrum siya, at binasag ang salamin, na iniisip na walang magbabago kahit na matapos ang kanyang graduation. Sinuntok niya ang pader, at biglang bumukas ang isang nakatagong kwarto. Mayroong isang bungkus ng mga kakaibang bagay sa silid, at iniisip ni Yuya na ito ay maaaring mga souvenir ng kanyang lolo mula sa paglalakbay. Nakahanap siya ng kakaibang pinto, at nang buksan niya ito, patungo ito sa isang kakaibang silid. Natatakot siya habang may lumalabas na notification. Habang binabasa niya ito, nalaman niya na ang pinto ay konektado sa ibang mundo. Mayroong isang bilang ng mga notifications na nagsasabi sa kanya tungkol sa iba't ibang mga functions na magagamit niya lang, tulad ng kakayahang mag-imbak ng mga item, at makokontrol niya kung sino ang maaaring gumamit ng pinto. Bagamat nalilito siya sa mga function, sa tingin niya ay parang laro ang sistema, kaya nagpa siya siyang suriin ang kanyang status. Ngunit nang nakita niya ito, siya ay nawasak nang makitang ang lahat ng kanyang mga estatistika ay napakababa. Inilibot niya ang paningin sa buong silid, at nang tumingin siya sa labas, nalaman niyang ibang mundo talaga ito. Nakahanap siya ng notes sa mesa, bagamat hindi niya ito mabasa sa una, mayroon siyang kasanayan sa wika na tumutulong sa kanya upang maunawaan ito. Nalaman niya na ang may-ari ng bahay ay isang dakilang sage, ngunit malapit na siyang mamatay, kaya't iniwan niya ito upang ang sinumang makakita nito ay maging bagong may-ari nito, kasama na ang lahat ng nilalaman nito. Ang bahay ay protektado ng magic, kaya walang sino man ang makakapasok maliban sa may-ari. Nakahanap siya ng isang bungkus ng mga armas sa loob, ngunit habang sinusuri niya ang mga ito, nakita niya na ang mga ito ay pambihirang mga bagay, at lubhang mapanganib. Tumingin siya sa labas, at sinubukang iswing ang kanyang espada sa paligid, bumagsak siya, ngunit natutunan niya ang isang pangunahing kasanayan sa espada. Sa pag-iisip na ito ay maaaring maging kapakipakinabang, si Yuya ay nagsasanay gamit ang bawat isa sa mga sandata, na natagpuan na ang mga ito ay lahat ng mga bagay ay nasa antas ng Diyos, at siya ay nakakuha ng ilang mga kasanayan. Sa kabila nito, nananatili pa rin ang kanyang mga estatistika sa level 1, at iniisip niya kung paano ito madaragdagan. Inilagay niya ang mga armas sa kanyang imbakan, ngunit biglang may isang halimaw na umatake. Si Yuya ay natakot, ngunit sa lalong madaling panahon, napagtanto na ang kanyang bahay ay protektado. Ang halimaw ay isang level 300 na bloody ogre, at umaatake ito sa mahiwagang pader. Hinawakan ito ang isang puno, sinusubukang gamitin ito para masira, ngunit hindi ito gumana. Naisip ni Yuya na dapat niyang subukang lumaban, kaya ibinato niya ang kanyang sibat, na dumaan mismo sa halimaw, at agad itong pinatay sa isang atake. Ang sibat ay bumalik sa kanya, at ang halimaw ay nawala, na nagbabagsak ng isang bilang ng mga item. Biglang umabot sa level 100 si Yuya, at laking gulat niya nang makita ang kanyang stats.
Matapos ilaan ang lahat ng kanyang mga puntos, nagpasya si Yuya na sapat na ito para sa araw na iyon, at nang sinubukan niyang umalis, nakakuha siya ng isang opsyon sa paglabas ng pera, na nagko-convert ng mga item mula sa halimaw sa pera. Si Yuya ay nalilito nang makita ito, ngunit malugod itong tinanggap. Nang maglaon ng gabing iyon, dumaan si Yuya sa pagbabago sa kanyang katawan, habang ito ay ganap na nagtatransform. At paggising niya, iba na ang katawan niya, at hindi na kasya ang damit niya. Hindi siya sigurado kung ano ang nangyayari, at basag pa rin ang kanyang salamin, kaya nagpasya siyang maghanap ng ilang damit. May mga mahiwagang damit sa bahay ng Sage, na malayang nag-a-adjust ng size, at nagbibigay ng hanay ng mga mahiwagang bonus. Nagtataka si Yuya tungkol sa pagkakakilanlan ng Sage, at tumingin siya sa paligid ng kanyang hardin. Maraming iba't ibang halaman at gulay, at sinisikap niyang alagaan ang mga ito. Bigla siyang inatake ng isang level 200 slime monster, ngunit sa pagkakataong ito, mahinahong inilabas ni Yuya ang kanyang spear, at madaling nawasak ang halimaw. Nag-drop ito ng ilang slime coffee jelly, at maging isang rare na kwintas, na may kakayahang ibalik ang kanyang magic power. Muli siyang nag-level up, nakakuha ng kakayahan sa pagtukoy ng presensya, at nasa level 150 na siya. Sinubukan niya ang ilan sa coffee slime, at talagang masarap ito. Nagpasya siyang gamitin ang ilan sa perang kinita niya para makabili ng bagong uniforme, inutusan itong ihanda para sa pagsisimula ng high school. Pagkatapos nito, ginugol niya ang bawat araw sa kabilang mundo, at nagsimula siyang magsaya sa kanyang sarili, maging nakalimutan na ang kanyang depresyon. Siya ay magsasanay, at matuto hanggat maaari tungkol sa kabilang mundo. Isang elite na goblin ang umatake sa kanyang bahay, ngunit si Yuya ay naging ganap na naiiba, mahusay na nakikipaglaban dito, at kaya na rin gumamit ng isang kasanayan upang tapusin ang goblin. Lumilipas ang oras, at nagsimula ang high school, at lahat ay agad na naakit sa kanya, maging ang kanyang mga kapatid ay tila kinikilig. Sa klase, siya ay nilalapitan ng kanyang mga bully, ngunit hindi siya nakikilala ng mga ito, na iniisip na siya ay isang transfer student. Nang sinabi niya sa kanila na siya ay si Yuya, lahat ay nagulat, at hindi sila naniniwala sa kanya. Pagpunta niya sa banyo, laking gulat niya nang makita niya ang kanyang sarili sa unang pagkakataon mula nang magbago siya. Nagpapatuloy ang mga pangyayari ng break time nang ma-corner siya ng mga nakababatang kapatid at mga bully ni Yuya sa isang liblib na bahagi ng paaralan malapit sa tabing kalsada. Sinisikap nilang i-pressure siya na alamin kung ano ang ginawa niya para makamit ang gayong pambihira na pagbabago, ngunit nagbigay siya ng malabong sagot na lalong ikinainis nila. Pakiramdam nila, kahit anong gawin niya, hinding-hindi siya magiging mas mahusay kaysa sa kanya dahil hindi siya matalino o matipuno at walang kinabukasan. Natigil ang kanilang verbal assault nang huminto ang isang luxury car palapit sa kanila. Natarante silang lahat nang lumabas si Kaori sa elite fashion, at tinawag ang pangalan ni Yuya habang tama ang palagay niya na siya ito. Nagkomento siya kung gaano siya pumayat mula noong huli nilang pagkikita nang iligtas siya nito. Nagtataka siya nang hindi siya nito nakikilala, at ipinaalala sa kanya na siya ang babae na hinaharas na iniligtas niya sa convenience store mula sa mga bastos. Napabuntong hininga siya habang pumapasok sa kanyang isipan ang mga alaala ng pangyayari, ngunit nalilito siya kung paano niya nalaman ang pangalan nito. Inamin ni Kaori na gusto niyang pasalamatan siya, kaya pinaimbestigahan niya ito at inamin na kawalang galang ito sa kanya. Tahimik niyang hinihiling sa kanya na pumasok sa OSA Academy na ikinagulat niya. Kumento ng nakababatang kapatid ni Yuya na alam niyang taga-school ito nang makita ang uniforme. Ang pagkalito ni Yuya ay patuloy na lumalaki dahil ito ay isang super elite school. Humihingi ng paumanhin si Kaori sa huli niyang pagpapakilala habang isiniwalat niya na isa siyang student council officer sa paaralan. Ang kanyang katulong ay nagsalita sa pagdaragdag na ang kanyang ama ay ang chairman ng OSA Academy Board. Kaya nang mabalitaan niyang iniligtas ni Yuya ang kanyang anak mula sa ilang bastos, gusto ng chairman na pumasok siya sa kanilang academy. Hindi nararamdaman ni Yuya na niligtas niya ito dahil mas nabugbog siya. Lubos siyang nagpapasalamat sa alok, ngunit kailangang tanggihan dahil wala siyang kakayahan sa pag-aaral na mag-enroll. Ang kanyang mga kapatid ay sumabad sa pagsusumamo na hayaan silang magpatala bilang kapalit niya. Sinasabi nila na sila ay mas nakahihigit sa kanilang nakatatandang kapatid. Idinagdag nila na sila ay mahusay sa parehong akademya at sports, ngunit bago nila matapos ang kanilang panukala, pinutol sila ni Kaori at tinanggihan sila. Sinabi niya na malaki ang utang na loob niya kay Yuya, kaya ayaw niyang mag-enroll sa akademya ang sinumang nang insulto sa kanya. Inihayag ni Kaori na alam nila ang kanilang pang-araw-araw na masasamang gawa sa kanya, dahil ang lahat ng ito ay masusing sinisiyasat. Bumagsak ang dalawa sa sahig at nawala ng pag-asa dahil alam nilang imposible na ngayon ang pagkakataon nilang makapasok sa ganoong paaralan. Ibinalik ni Kaori ang kanyang atensyon kay Yuya habang ipinapaliwanag niya na inuuna ng elite school ang lakas ng karakter kaysa sa kahusayan sa akademiko, kaya walang magiging problema ang kanyang pag-enroll. Iminumungkahi ng kanyang tagapaglingkod na ipakita siya sa paligid ng akademya habang nag-uusap pa sila.
Siya ay medyo nag-aatubili na pumunta dahil siya ay nasa paaralan, ngunit tinitiyak niya sa kanya na ang kanyang prinsipal ay papaalaman sa kanyang pagliban. Nang maayos na iyon, tuwang-tuwang hinawakan ni Kaori ang kamay niya habang inaakay siya sa kotse. Umaalis sila habang nangangako ang magkapatid at mga bully na maghihiganti. Maya-maya, dumating ang dalawa sa marangyang paaralan na sikat na kahit isang mahirap na katulad ni Yuya ay nakarinig nito. Marami sa mga mag-aaral na nag-enroll doon ay mahusay sa isang larangan o iba pa. Sinasabi na kung ang isa ay matanggap, ang kanilang tagumpay sa hinaharap ay tiyak. Ito ay isang mundo na hindi siya kailanman nagkaroon ng anumang koneksyon. Pumunta sila sa opisina ng chairman, kung saan siya binigyan ng tsaa bilang pasasalamat ng boss sa kanyang pagdating. Opisyal siyang nagpakilala at ipinakita ang kanyang pasasalamat sa pagligtas niya sa kanyang anak. Nahihiya si Yuya at nakiusap na itaas niya ang kanyang ulo, ipinaliwanag na hindi ganoon kahanga-hanga ang kanyang ginawa. Sinabi ni Kaori na ang iba ay nag-aatubili na tumulong. Siya lang ang gumawa ng kahit ano para sa kanya. Idinagdag ng chairman na dapat niyang ipagmalaki ang kanyang mga aksyon dahil ito ay isang testamento sa kanyang kahanga-hangang karakter na siyang pinaka-pinahahalagahan sa paaralan. Ang ama ni Kaori ay dumiretso sa punto at ipinahayag ang kanyang nais na makapasok siya sa paaralan. Dahil nagsisilbi rin itong reward, hindi na niya kailangang magbayad ng tuition. Ibinalita muli ni Yuya ang punto na ang paaralan ay para lamang sa mga henyo. Ipinaliwanag ng chairman na ang henyo ay isang taong nakakahanap ng pinakamabisang paraan upang makumpleto ang isang gawain kaysa sa iba. Bukod doon, pareho sila ng lahat. Naniniwala ang kanyang ama na lahat sila ay may kanya-kanyang kakaibang talento. Kailangang kilalanin at pagyamanin iyon ng paaralan sa pamamagitan ng paghamon sa mga mag-aaral sa iba't ibang paraan, kaya hindi na kailangan ang pagsibak sa sarili ni Yuya. Ang kailangan lang niyang gawin ay maglaan ng oras at hanapin ang kanyang sarili. Ang kanyang matatalinong salita ay nagpapaalala sa kanyang lolo. Iminumungkahi ng chairman na gugulin niya ang natitirang bahagi ng araw sa isang trial enrollment. Bago siya magbigay ng kanyang sagot, pumasok si Sawada at ipinakilala siya ng chairman bilang isang nangungunang siyentipiko. Gustong-gusto ng mga mag-aaral ang kanyang mga aralin dahil madali itong maunawaan. Kaya uupo si Yuya sa isa sa kanyang mga klase. Sa mga bagay na nakaayos na, nagpa siya siyang kunin ang alok at magpalipas ng araw. Naghihintay siya sa labas lamang ng klase, nag-aalala kung paano siya tatanggapin ng ibang mga estudyante habang gumagawa ang guro ng pre-introduction. Ang kanyang mga pangamba ay batay sa kanyang kakilakilabot na mga nakaraang karanasan. Sinenyasan siya nito na pumasok, ngunit nag-alinlangan siya sandali bago pumasok. Humakbang siya pasulong at binigay ang kanyang formal na pagpapakilala sa klase. Saglit na pinagtitinginan siya ng mga estudyante na ikinakonsyus niya sa sarili niya na nagulo siya. Binasag ng isang babaeng estudyante ang katahimikan habang nagkokomento kung gaano siya kagwapo. Lahat ng mga babae ay nagulat at kinilig sa presensya niya. Kinikilala siya ng number one pretty boy bilang isang mabigat na karibal. Pinatahimik sila ng guru sa sandaling iyon. Inutusan niya itong umupo sa tabi ng bintana sa likod na hanay. Nagsimula ang aralin at nakiusap ang guro kay Hugo na ibahagi ang kanyang libro sa kanya, kaya sumama sila sa kanilang mga mesa. Pagkatapos ng una niyang pakikipag-ugnayan sa kanya, pakiramdam niya ay nagkamali siya at napupuot siya sa kanya, ngunit malayo yon sa kaso. Dahil sa bagong itsura niya, kahit umutot siya ng malakas sa klase, pananatilihin niya pa rin ang giga chat status niya. Sa pagpapatuloy ng aralin, napagtanto niya na hindi ito gaanong naiiba sa uri ng mga klase na nakasanayan niya. Ang pangunahing pagkakaiba ay ang mga mag-aaral dito ay mas maagap, at tila lahat ay nagsasaya, na isang bagay na hindi pa niya nararanasan. Pagkatapos ng klase may ilang mag-aaral na nagkukumpulan sa kanya upang matuto patungkol sa bagong estudyante. Sinabi ni Rio sa pagsasabi sa kanila na sila ay nakaka-overwhelming sa kanya, at sila ay humihingi ng paumanhin habang sila ay nagdadahilan. Nagpakilala siya at niyaya si Yuya sa cafeteria para kumain. Hangang-hanga ang bagong dating sa sari-sari at kalidad ng pagkain na makukuha. Lalo siyang nagulat sa abot kaya ng lahat. Sinabi ni Rio na kung siya ay spoiled para sa pagpili ng daily special ay isang maganda na pagpili at ito ay libre. Sa tingin ni Yuya ay nasa paraiso siya base sa kanyang nakikita. Kumuha sila ng kanilang pagkain at dahil gusto nilang makahanap ng mauupuan, kinawayan sila ni Shingo. Habang nakaupo sila, napagtanto ni Yuya na mahilig pala sila sa anime at video games tulad niya. Napansin niyang lahat ng tao sa cafeteria ay nakatingin sa kanya, at napag-isip-isip na dahil iyon sa magkaibang uniforme niya. Pagkatapos ng ilang higit pang mga aralin sa paaralan ay natapos ang araw, kaya bumalik siya sa opisina ng chairman para sa isang debrief. Nakita ni Yuya na kamangha-mangha ang paaralan at gustong pumasok kung tatanggapin nila siya. Ipinakikita niya ang kanyang paggalang sa chairman habang ginagawa niya ang deklarasyon. Pagkatapos ng pagpupulong ay naghihintay si Kaori sa labas na nananabik na malaman kung ano ang kanyang hatol. Kaya natutuwa siyang marinig na gusto nitong dumalo.
Tinanong niya kung libre siya, at ang dalawa ay pumunta sa ilang mga mamahaling tindahan na karaniwang pinupuntahan ng mga mag-aaral pagkatapos ng klase. Nagtanong si Yuya kung normal ba siyang sumama sa kanyang mga kaibigan, ngunit nakakahiya niyang ipinagtapat na hindi siya nakikipag-hangout sa mga tao, na ikinagulat ng bagong dating. Patuloy niyang ipinaliwanag na dahil ito sa prestihiyo ng kanyang pamilya at trabaho ng kanyang ama, at bilang resulta, maraming tao ang nananatiling nakalaan sa kanyang paligid. Masaya siya na nakasama niya ito. Kinakabahan siya sa mga salita nito, kaya binago niya ang paksa sa pamamagitan ng pagturo ng isang crepe store para subukan nilang magkasama. Pareho silang nakakakuha ng iba't ibang flavor at umupo upang kumain habang ang lahat ng iba pang mga estudyante ay nagnanakaw ng mga sulyap sa kanila. Nagtatawanan sila at nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Interesado si Yuya na malaman kung paano niya nalaman na siya iyon sa kabila ng kanyang matinding pagbabago. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang mga mata ay nananatiling pareho, kaya alam niya kaagad mula sa kanyang tapat at mabait na mga mata. Sobra na ang papuri ng dalaga, namula siya habang formal na hinarap ito. Nakakainis ito ng kaunti kay Kaori dahil naisip niyang sa puntong ito ay naging medyo magkaibigan na sila, kaya gusto niyang tawagin siya nito sa kanyang unang pangalan. Para gunitain ang kanilang pagkakaibigan, kinakagat nilang dalawa ang crates ng isa't isa na ikinahihiya nila. Ang lahat ng mga batang babae sa paligid ay nanunood ng romantikong sandali, at nagbibigay ng mga komento sa kung gaano ito kakyut. Pagkatapos ng kanyang maliit na pakikipag-date kay Kaori, umuwi si Yuya at isinuot ang kanyang bagong baluti na handang tumungo sa mundo ng pantasya. Hindi siya sigurado kung gaano siya magiging abala kapag opisyal ng kumpleto ang mga pamamaraan sa pagpapatala, kaya gusto niyang maglaan ng ilang oras sa pag-level up kung sakaling hindi siya magkaroon ng pagkakataon. Siya ay humakbang sa gate at palabas sa mundo, at agad na sinalubong ng isang halimaw na marahas na sinusubukang labagin ang barrier. Natatakot pa rin si Yuya kapag kailangan niyang harapin ang isang halimaw, ngunit muli niya itong nalampasan at nagbigay ng isang mabilis na pag-atake na nagpatalo sa nilalang. Ibinaba niya ang loot sa loob ng kanyang item box. Binuksan ng lalaki ang kanyang stat menu para tingnan ang kanyang level na 235. Napansin niyang mas mabagal ang pag-level up niya ngayon, kaya naisip niya na hindi siya bubuti kung mananatili siya sa loob ng bahay. Tumingin si Yuya sa malalim na kagubatan at sigurado siyang may malalakas na halimaw sa kabila ng bakod. Iniisip niya kung paano nagbago ang mga bagay para sa kanya sa kanyang mundo bago buksan ang gate at humakbang pasulong. Naputol ang kanyang pangangarap ng gising dahil sa hiyaw ng sakit. Inilabas niya ang kanyang sibat at sumugod sa kagubatan upang mag-imbestiga. Nakahanap si Yuya ng mga bangkay sa buong lugar, at nasa unahan lang niya ang isang level 200 Goblin General. Nagulat din siya nang makita ang tila isang babaeng nagtatago sa takot. Siya ay sumugod patungo sa general at inilunsad ang kanyang sibat kung saan ang nilalang ay madaling lumihis, ngunit iniwan nito ang halimaw na bukas para sa isang pabagsak na sipa sa mukha, na nagpatumbo nito pabalik. Ipinaalam sa kanya ng babae ang paparating na pag-atake mula sa likuran. Umiwas siya at pagkatapos ng ilang palitan, tinalo ito ni Yuya gamit ang isang hiwa ng espada. Nagmamadali siyang lumapit sa babae at nagtatanong kung okay lang siya, ngunit nawalan siya ng malay sa pag-iisip kung sino siya. Maya-maya pa ay may boses na tumawag sa pangalang Lexia habang papalapit ito. Ginagamit ni Yuya ang kanyang invisible skill para mawala pagdating nila. Habang nanunood siya, ang unit ay sumugod sa babae. Sinusuri nila ang mga palatandaan ng buhay, at naluluwag sila nang makitang humihinga siya. Nagpatuloy ang mga bagay habang namamalansa si Yuya, at abala ang kanyang isipan sa pag-iisip tungkol sa babaeng iniligtas niya sa mundo ng pantasya. Iniisip niya kung gumaling na ba siya, ngunit medyo napanatag na ang kanyang isipan, dahil sa pag-alis niya, may mga dumating na para alagaan siya. Napansin ng lalaki na mula nang mag-transform siya, dalawa na lang ang puting pang-itaas na sakto sa kanya. Mayroon siyang pera mula sa pag-cash out mula sa kanyang mga pakikipagsapalaran sa kabilang mundo, kaya nagpasya siyang bumili ng mga bagong damit. Kahit na nalaman niya sa sistema na hinding-hindi madudumihan ang kanyang kasuotan, ayaw niyang makita siyang nakasuot ng parehong damit araw-araw. Nagtungo si Yuya sa lokal na mall, at napansin niya na lahat ng mga babae ay nakatingin sa kanya at nagkomento sa kung gaano siya kapogi. Nagsimula siyang hindi komportable sa kanilang mga titig, kaya nagmadali siyang pumunta sa tindahan upang kunin ang kanyang mga damit para mabilis siyang makauwi. Samantala, sa ibang bahagi ng shopping center, nagagalit ang fashion photographer na si Hikaru sa manager ni Cho, dahil hindi pa dumarating ang bida, na nagpapaantala sa produksyon. Nagkomento siya na hindi ito ang unang pagkakataon na kinailangan nilang harapin ang pagka-late ng lalaki, at ipinaalam ng photographer na si Cho ay masyadong nagpapabaya. Ang magagawa lang ng manager niya ay humingi ng tawad sa ngalan niya. Nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kasamahan, na nagsasabi sa kanya na hindi nila makontakt si Cho. Ipinapasa niya ang impormasyong ito kay Hikaru, ngunit tinitiyak sa kanya na darating ang kanyang kliyente. Nakagagalit lang ito sa photographer hanggang sa kailangan na siyang pigilan ng isa sa mga tauhan niya. Ang tema ng shoot ay nakasentro sa isang suite na mag-couple na magkasamang namimili,
Kaya kung wala ang boyfriend ay hindi ito magagawa. Si Mio ang pangunahing babae, at naroon na mula umaga. Ngunit wala siyang pakialam na maghintay ng kaunti pa para sa kanya. Nagpa siya si Hikaru na gumawa ng bigla ang pagkakast sa pamamagitan ng paghahanap ng isang karapat-dapat na lalaki sa shopping mall dahil sila ay nasa isang masikip na schedule. Sa pansamantalang iyon, nahihirapan si Yuya na pumili ng ilang mga damit dahil nagagandahan siya sa lahat ng mga pagpipilian. Nag-ambala siya ng dalawang babae na gustong sumabay sa kanya sa pamimili. Ang lalaki ay hindi sanay sa ganitong uri ng atensyon at napatigil sa pag-iisip na ito ay maaaring isang uri ng high-pressure sales na taktika ng tindahan. Pero napagtanto niyang nililigawan lang siya ng mga ito. Mabilis siyang mag-isip at binibigyan sila ng magalang na dahilan kung bakit hindi siya makakasama sa kanila. Gayunpaman, ginagawa niya ito sa sobrang husay na ang mga batang babae ay nakatayo doon sa isang mundo ng panaginip habang siya ay umalis. Sa lahat ng oras, sinimula ni Hikaru ang kanyang paghahanap, at ang kanyang katulong ay hindi naniniwala na makakahanap sila ng isang taong ganoon ka-photogenic. Lumipat si Yuya sa susunod na tindahan, umaasang hindi na-offend ang mga babae. Sa puntong ito, sa wakas ay nabawi nila ang kanilang kamalayan, pakiramdam na sila ay nagkaroon lamang ng isang supernatural na karanasan. Sa pag-alis ni Yuya, nahuli niya ang mata ni Hikaru. Sinundan siya ng photographer sa susunod na tindahan, at ipinaliwanag ang kanilang suliranin bago humingi ng tulong sa kanya upang gumanap bilang boyfriend. Nakalimutan ni Yuya na gwapo siya ngayon, kaya pumayag siyang makilahok basta't wala silang pakialam na isang tulad lang niya ang gagawa nito. Huminto at humahanga ang mga shoppers habang kumukuha sila ng mga larawan. Mas masaya pa siyang tumulong matapos makita kung gaano karaming tao ang naabala sa palabas. Ang dalawang modelo ay nagbibihis ng iba't ibang kasuotan habang sila ay kinukunan ng litrato na gumagawa ng magkaibang aktibidad ng mag-couple. Inutusan si Yuya ni Hikaru ng umiti, at maging mas natural habang kumukuha siya ng kanyang mga litrato. Pilit siyang dinadamayan ni Mio dahil ito ang unang beses niya sa ganito, na ikinamula niya. Napabuntong hininga ang lalaki habang hinahangaan ang kagandahan nito. Sinira niya ang kanyang tingin sa pamamagitan ng pagkomento sa kung paano niya nailigtas ang shoot sa mga schedule para sa lahat dahil ito lang ang available na oras. Iniisip lang ng lalaki kung gaano siya kalapit sa kanya. Saglit siyang iniwan ni Mio para makipag-usap sa photographer. Humanga si Yuya sa kanyang kahusayan sa trabaho dahil hindi siya gaanong mas matanda sa kanya. Ito ay nagbibigay inspirasyon sa kanya upang maging mas kumpiyansa, upang hindi siya maging pabigat. Mabilis siyang sumugod sa kanya para sa susunod na set ng mga larawan, at medyo lumapit kay Yuya na nagpakaba muli sa kanya. Sa puntong ito, nagtipon-tipon na ang buong mall para panoorin sila. Samantala, sa mundo ng pantasya, naka-recover na si Lexia sa kanyang silid. Pero nananaginip pa rin siya ng gising habang nakatingin sa labas ng bintana, iniisip si Yuya. Naalala niya ang sandali ng kawalan niya ng mga mata sa kanya bago siya nawala ng malay. Pinasisigla siya nitong bumangon sa kama. Nakaupo ang mga guard sa paligid nang bumukas ang pinto ng kwarto niya. Natarante sila habang pinapanood si Lexia na umaalis sa corridor. Kaya natural, tinatanong siya kung saan siya pupunta. Sinabi niya sa kanila na hahanapin niya ang estranghero na nagligtas sa kanya sa darkest region. Nagulat ang mga guard sa kanyang pahayag dahil sinabi na nila sa kanya na hindi maaaring manirahan ang mga tao sa lugar na yon. Kailangan niyang mahanap siya, dahil bilang miyembro ng maharlikang pamilya, dapat niyang ipahayag ang kanyang pasasalamat sa taong nagligtas sa kanyang buhay. Sinisikap ng head guard na maging mas mapamilit, na sinasabi na malalagay lamang siya sa isang kakilakilabot na panganib sa lugar na yon. Ipinaalam niya sa kanya na huwag mag-alala, dahil sa pagkakataong ito ay sasama siya sa kanilang lahat. Lahat sila ay nanunood habang nagtataka kung saan niya naman ang sobrang katapangan na ito. Bumalik sa normal na mundo, ang mga mamimili ay nagtitipon pa rin habang ang mga modelo ay nagpapahinga. Ang isa sa mga katulong ay nagdadala sa kanila ng inumin upang matulungan silang makarecover. Ginamit ito ni Mio bilang pagkakataon para humingi ng paumanhin sa pag-abala sa kanya sa kanilang trabaho. Nabulunan siya sa kanyang inumin na ikinatuwa ni Mio. Bagamat inalok niya sa kanya ang kanyang panyo para punasan ang sarili. Nahihiya siyang tanggapin yon. Nang huminahon ang mga bagay, ipinahayag ni Yuya ang kanyang bagong nahanap na pagpapahalaga para sa industriya ng pagmamodelo at sa likod ng mga eksenang gawain na hindi nakikita. Inamin ni Mio na napakarami niyang pagkakamali noong nagsimula siya na ikinagalit ng maraming tao. Nagbukas din si Yuya ng higit pang pagsisiwalat na hindi pa siya nakakapagsuot ng mga stylish na damit na tulad nito dati dahil wala siyang koneksyon sa fashion dahil sa kanyang katayuan. Sa mga magazine lang niya nakita ang ganoong lifestyle. Interesado siyang malaman kung bakit nagsimulang magtrabaho si Mio bilang isang modelo. Ipinaliwanag niya na hindi siya masyadong binibigyang pansin ng kanyang mga magulang sa trabaho, kaya nagpa siya siyang magsimulang magmodelo bilang isang paraan para makita siya ng mga ito. Kahit na hindi niya nakikita ang kanyang sarili bilang kahanga-hanga, mayroon siyang mga tagahanga na magpapasaya sa kanya at magsusulat ng mga liham sa kanya.
Natutuwa siya na natutuwa ang mga tao sa pagtingin sa kanyang mga larawan. Pinapayuhan niya si Yuya na gawin ang bawat sandali at i-enjoy ito ng buo, dahil nakakatulong ang pagkakaroon ng ganoong kaisipan sa hinaharap. Habang nag-uusap at nagtatawanan ang dalawa, nakita ni Hikaru ang pagiging tunay ng sandali at kumuha ng magandang larawan. Naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating si Cho at walang pakundangan na ipinaalam ang kanyang presensya. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Mio. Ang mga kababaihan sa karamihan ay nagsimulang magbulungan sa kanilang mga sarili habang ang kanilang pananabik ay unti-unting tumataas nang makumpirma nilang siya ay isang artista. Siya ay nagpapadala sa karamihan ng tao ng excitement nang siya ay kumaway sa kanila. Nagsisigawan ang mga babae kung gaano nila siya kamahal habang naglalakad siya papunta kay Mio. Hindi man lang pinapansin ng lalaki si Yuya at nag-aalok na isama siya pagkatapos nilang mag-shoot. Ngunit hindi siya interesado, kaya tumanggi siya at umatras. Nagbibigay ito sa kanya ng perpektong pagkakataon na mag-corner sa kanya. Napansin ni Yuya kung gaano kagwapo si Cho, ngunit nakikita niyang hindi komportable si Mio sa kanyang mga kinikilos. Kaya magalang siyang tumawag sa kanya upang subukang makuha ang kanyang atensyon, ngunit muli niya itong hindi pinansin. Si Yuya ay naging mas iginiit ang kanyang mga tawag na pinipilit na tumugon. Sa inis na estado, sinabi ni Yuya na sa tingin niya ay hindi sinasang ayunan ni Mio ang kanyang ugali. Humakbang pabalik si Cho para suntukin si Yuya, hindi niya namalayan ang panyo sa ilalim ng itinutulak niyang binti. Ang mga kakayahan ni Yuya ay nabuhay habang siya ay nadulas sa kanyang pag-atake. At sa isang makinis na galaw ay itinapon siya ng judo style sa sahig. Ito ay nag-knock out sa kanya sa epekto. Ang oras ay huminto ng ilang sandali habang ang lahat ay napahawak sa kanilang mga bibig sa gulat. Medyo nagulat si Yuya sa biglaang pag-atake. Ngunit napapansin niya na ang kanyang mga paggalaw ay talagang mabagal. Umatake pa siya ng mas mahina kaysa sa kanyang balak, at nagsimulang magpanik ang lalaki nang hindi gumalaw si Cho saglit. Natatakot siya na baka sigawan ng lahat ang pangit ng bugbugin niya ang gwapo. Ngunit sa kanyang pagkabigla, ang reaksyon ay eksaktong kabaligtaran. Ang mga batang babae ay nagsimulang sumigaw sa paghanga na tinatawag siyang cool. Lahat sila ay lumipat sa pagmamahal kay Yuya. Nahihirapan si Cho na bumangon sa kanyang mga paa, nagulat na nabigo siya ng kanyang boxing sa pagkakataong ito. Sinabi sa kanya ni Hikaru na nahuli nila ang buong pangyayari sa kamera. Pinilit ng paghahayag na ito si Cho na tumakas mula sa eksena na nahihiya habang sumusunod ang kanyang manager. Nakatingin sa kanya si Mio nang may paghanga habang pinasasalamatan siya sa pagligtas. Nahihiya niyang tinanggap ang pagpapahalaga. Lumapit si Hikaru para tiyaking hindi nasaktan ang kanyang mga star model. Nagkomento siya na ang insidenteng ito ay malamang na magiging katapusan ni Cho. Gaya nga ng sinabi niya kanina, masama ang ugali ng lalaki. Walang magbibigay sa kanya ng trabaho ngayon. Inihayag ni Mio na sinusundan niya siya kamakailan, at hindi niya alam kung paano ito haharapin. Humingi ng paumanhin si Hikaru sa hindi niya napansin at tiniyak sa kanya na ipapaalam niya sa direktor, upang ang Cho na iyon ay parusahan. Ang photographer ay nag-aalok kay Yuya ng isang kumikitang kontrata na nagtatrabaho bilang isang modelo. Tubos siyang nagpapasalamat, ngunit tinanggihan niya ang kontrata, na nagsasabi na marami pa siyang personal na pag-unlad na dapat gawin. Hindi na nagpatuloy si Hikaru dahil sa paggalang kay Yuya. Dahil bata pa siya ay sinasabi sa kanya ng photographer na nasa mesa pa rin ang alok sa tuwing gusto niya itong kunin. Dahil tapos na ang trabaho, binigyan siya ni Hikaru ng ilang mamahaling damit bilang bayad sa kanyang trabaho. Mas gugustuhin pa niyang magbayad gamit ang pera, ngunit hindi siya papayagan ng kanilang ahensya dahil siya ay isang baguhan. Ipinaalam sa kanya ni Hikaru na ang lahat ng mga ito ay perpektong sukat. Medyo nangangamba si Yuya sa pagtanggap ng mga ganoong kamahal na bilihin dahil pakiramdam niya ay sapat na bilang bayad ang karanasang natamo niya. Inilalagay ito ng photographer sa paraang nagpapadali sa pagtanggap. Nakatingin lang si Mio na may matamis na ngiti sa labi. Sinasabi ni Yuya ang kanyang huling paalam sa lahat. Bago umalis, ipinahayag ni Mio ang kanyang nais na makatrabaho siya sa hinaharap. Sa pagsakay sa kotse pa uwi, tinitingnan ni Mio ang mga larawan ng maghapon, at nagsimulang mamula sa pag-iisip tungkol kay Yuya. Napansin at tinutukso siya ni Hikaru tungkol dito na ikinahihiya niya. Umuwi din si Yuya, at hinangaan ang mga bagong damit at sapatos na ibinigay sa kanya. Samantala, sa mundo ng pantasya, ang ekspedisyon ni Lexia sa Darkest Region ay naging pinakamasama nang sila ay inatake ng isang kawan ng mga goblins. Sinusubukan ni Owen ang lahat ng kanyang makakaya upang i-coordinate ang isang depensa, ngunit sila ay nasa delikadong sitwasyon. Pinag-iisipan niyang umatras, ngunit sa kanilang lumiliit na bilang, hindi nila ito maisakatuparan. Tingid sa kanilang kaalaman, isang goblin ang pumuslit para salakayin ang prinsesa mula sa likuran. Gayunpaman, muli siyang iniligtas ni Yuya bago ito makagawa ng anumang pinsala. Gulat na nakatingin sa kanya ang lahat habang matikas niyang tinatalo ang mga natitirang goblins. Sa pintig ng puso ni Lexia ay alam niyang darating ito.
Si Yuya ay nagmamadaling lumapit sa nasugatan na lalaki, at nagsimulang bigyan sila ng mga healing potion. Nalilitong nakatingin si Owen dahil gusto niyang malaman kung sino siya. Ang prinsesa ay humarang at sumugod kay Yuya at hiniling sa kanya na pakasalan siya. Nagsisigawan ang lahat sa pagkataranta. Sandali lang, ibig sabihin na matay yung mga tauhan niya para lang makita niya yung crush niya. Bumalik sa mundo ng mga tao, ang industriya ng pagmomodelo ay nagsimulang makakuha ng balita sa talento ni Yuya pagkatapos makita ang mga larawan. Ang ilang mga executive ay nagsimulang gumawa ng kanilang hakbang, kumukuha ng mga pribadong investigador upang subaybayan si Yuya. Mula sa kanyang larawan, makikita nila ang isang generational talent. Nagpatuloy ang mga pangyayari at napakamot ng ulo si Yuya na nataranta sa biglaang proposal ni Lexia. Ang lahat ay napapaisip kung nasa tamang pag-iisip ba ang prinsesa. Gayunpaman, inulit at pinagtibay niya ang kanyang panukala, ngunit pakiramdam ng kanyang escort ay medyo hindi nararapat para sa isang babae sa katayuan niya ang magpahayag ng ganoong bagay ng malakas. Kahit na niligtas siya ni Yuya, wala pa rin silang alam tungkol sa kanya. Ipinahayag ng matigas ang ulo na prinsesa na ito ay pag-ibig sa unang tingin, at hinahamon siya kung mayroon siyang problema tungkol doon. Bahagyang napaatras si Owen nang mapagtanto niyang naiinis siya. Sinimulan niyang ipunto kung paano siya laging nangungulit, at sinasabi sa kanya kung ano ang gagawin. Pinutol ni Yuya ang kanilang maliit na away, nag-aalok na i-host sila sa kanyang bahay, dahil hindi ligtas na nakatayo sa kagubatan na parang libreng bitag para sa mga halimaw. Nagulat ang lahat na mayroon siyang bahay sa kagubatan. Pagdating nila, nagbabantay sa labas ang ibang mga sundalo, at hindi makapaniwala si Owen na may tirahan sa loob ng Darkest Region. Hinahain sila ni Yuya ng tsaa, ngunit bago sila humigop, formal na nagpakilala si Owen sa kanyang ranggo. Pagkatapos ay ipinakilala ni Lexia ang kanyang sarili ng elegante bilang isang babae ng kanyang kalibre. Muli siyang nagpasalamat sa pagligtas sa kanila. Nagulat si Yuya nang marinig na isa siyang prinsesa at pangalawa sa linya para sa trono. Nagsisimula siyang mag-alala na maaari siyang magkaroon ng problema sa pakikipag-usap sa kanya sa isang casual na paraan. Tiniyak ni Owen sa kanya na hindi ito issue dahil ito ay isang hindi opisyal na pagbisita. Iniligtas din niya ang kanilang mga buhay, kaya wala itong problema sa kanila. Nagpakilala din si Yuya, pero wala pa silang naririnig na ganyang pangalan. Hinila ng prinsesa si Owen sa gilid, at inaakala niyang siya ay maharlika mula sa ibang bansa. Iniisip ni Owen na maaari siyang maging isang pag-alagala na mage na naggagalugad sa mundo at nagsasaliksik. Ngunit napunta siya sa kanyang pag-aakala na siya ay isang maharlika, at siya ay nasa sabik sa pag-asam ng maharlikang kasal. Isinasaalang-alang din ni Owen na maaaring siya ay isang espiya mula sa ibang bansa, ngunit itinatapo niya ang teorya bilang hindi pa alam batay sa sitwasyon. Ipinagtapat nila kay Yuya na hinahanap nila siya, na ikinagulat niya. Gusto siyang pasalamatan ni Lexia sa unang pagkakataon na nailigtas siya nito. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon dahil nawalan siya ng malay. Ipinagtapat niya na mula ng iligtas, tumibok na ang kanyang puso para sa kanya, at hindi pa niya naramdaman iyon noon. Bahagyang napakunot noo si Owen habang umaatres din si Yuya. Nakatalikod ito sa bookshelf, muli itong nagpropose sa kanya. Medyo na-overwhelmed si Yuya sa lahat, masaya siya na ganoon ang nararamdaman nito sa kanya, pero sa tingin niya ay medyo biglaan ang kasal. Si Lexia ay isang masugid na reader ng mga romance novels, kaya alam niya na ang pag-ibig ay hindi maaaring maging simple. Siya ay handa na pagtagumpayan ang lahat ng mga balakid, kaya siya ay nagmumungkahi na magsimula sila bilang magkaibigan. Ang marinig ang mga salitang iyon, naiisip niya ang lahat ng mga pagtanggi na dinanas niya hanggang sa puntong iyon. Tinitingnan niya ang sabik na mukha ni Lexia, at namumula bago tinanggap ang kaayusan na iyon, na pinagkasunduan ng malambot na pakikipagkamay. Bago lumaki ang mga bagay-bagay, umubos si Owen at ipinahayag na sa pakikipagkamay na iyon, na pagpasyahan na ang pasasalamat ni Lexia ay matagumpay na natanggap ng kanyang tagapagligtas. Nakikiusap siya kay Yuya na ihatid sila pabalik sa kanilang karwahe. Habang sila ay nakasakay, ipinangako ng prinsesa na siya ay mananalo sa puso nito sa susunod na pagkikita nila. Kumaway siya nang may kaunting pag-aalala sa sinabi nito. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Owen na may dalang mensahe mula sa hari na gustong magpahayag ng pasasalamat kay Yuya ng personal. Nais ng monarch na pumunta siya sa palasyo para sa isang audience, ngunit siya ay medyo kinakabahan at nakitang biglaan ang lahat. Naiintindihan ni Owen ang kanyang pag-aalinlangan, ngunit ito ay isang maharlikang utos na hindi maaaring iwanang hindi natutupad. Nang dahil dyan, pumayag siya. Isinasaalang-alang ng kapitan ang paglalakbay, at sinabi sa kanya na gusto nila ng 5 araw ng kanyang panahon. Naalala ni Yuya na sila ay may golden week sa kanyang mundo, kaya nakiusap siya na maghintay pa sila ng kaunti. Sinabi sa kanya ni Owen na dahil sila ang gumagawa ng hindi makatwirang mga kahilingan, mas handa silang maghintay hanggang sa magpasya siya sa isang petsa. Samantala, sa labas ng kabisera, isang lalaking nakamaskara ang nagbasag ng kanyang baso sa pagkabigo nang makatanggap siya ng balita na nabigo ang kanyang operasyon.
Inamin ng kanyang subordinate na responsable na wala siyang dahilan. Ang mga assassin na pinadala niya ay naghiwalay kay Lexio mula sa kanyang mga knights gaya ng binalak. Gayunpaman, nagkamali ang mga bagay nang pumasok sila sa Darkest Region kung saan sila nalipol ng mga halimaw. Nagtatanong ang lalaking nakamaskara kung bakit buhay pa si Lexia. Ang kanyang nasasakupan gayunpaman ay hindi pa nalaman ang impormasyong iyon. Iniinis nito ang boss at binigyan siya ng isang matalim na tingin bago siya paalisin. Nagmamadaling lumabas ang lalaki dahil sa takot. Ipinaalam sa kanya ng kanyang amo na isa na lang ang pagkakataong magkakaroon siya. Tinatawag siya ng nasasakupan bilang kanyang kamahalan, habang ipinapahayag niya ang kanyang pangunawa. Pagkaalis na pagkaalis niya, ibinaba ng lalaki ang maskara sa kanyang mukha at tumitig sa kisame, na sinasabing hindi niya makakalimutan ang ginawa sa kanya ni Lexia at nangako na hindi siya makakatakas sa kanyang paghihiganti. Samantala sa normal na mundo, minarkahan ni Yuya ang araw na balak niyang makita ang hari sa kanyang kalendaryo. Ang kasalukuyang araw na ito ang unang araw niya bilang opisyal na estudyante ng Osei Academy. Sinuot niya ang uniforme at umalis. Habang nagko-commute siya, hinahangaan siya ng mga babae mula sa iba't ibang paaralan. Maging ang mga salaryman ay mukhang nahuhumaling na rin sa kanya. Si Yuya ay patuloy na yumuyuko na hindi pa rin sanay sa atensyon. Pagdating niya, mabilis siyang tinanggap ng chairman dahil mayroon siyang urgent meeting na dadaluhan. Ipinakilala siya muli ng kanyang guro sa klase bilang isang opisyal na estudyante. Sina Ryu at Shingo na mga kaibigan niya mula sa araw ng kanyang trial ay nagbibigay sa kanya ng welcome wave. Pagkatapos ng araling iyon, may PE ang mga mag-aaral kung saan sila naglalaro ng soccer. Itinigil ng mga babae ang kanilang aralin sa tennis at sinimulang mag-cheer sa mga lalaki. Hindi mapigilan ng oposisyon si Ryu habang sumasayaw siya sa harap nila at inilalagay ang bola sa net habang nagsisisigaw ang mga babae. Si Yuya ay nanunood at humanga sa kung gaano kahusay si Ryu. Lumalapit si Kaide at nagtataka kung bakit hindi sumasali ang bagong estudyante. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang uniforme sa PE ay hindi pa handa. Patuloy na nanunood ng laban ang dalawa nang ipasa ni Ryu ang bola kay Akira, na gustong magpabilib din sa mga babae. Nagbigay siya ng isang shot na naliligaw. Tumakbo ito patungo kay Kaide, na naghahanda para sa impact, nang biglang sinipa ni Yuya ang bola mula sa imposibleng posisyon diretso sa net. Nakatingin ang lahat sa pagkatulala. Maging si Ryu ay nalilito sa paggalaw na ngayon lang niya nasaksihan. Si Yuya ay ganap na mahusay sa paglanding at pumunta kay Kaide upang matiyak na okay siya. Sa puntong ito, nahulog na siya sa kanya. Mabilis na sumugod si Ichinose at humingi ng tawad at nag-alok pa na pagsilbihan siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, ngunit tinitiyak niya sa kanya na ayos lang siya. Tinitiyak ni Ryu ang magandang intensyon ni Ichinose kahit medyo kakaiba siya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Yuya, at nagpapasalamat sa kanya sa pagligtas sa kanya mula sa maraming problema. Nang maglaon, nagpapalit ang mga babae at pinag-usapan nila ang kahangahangang gawa ni Yuya, na lalong nagpa-fall sa kanila. Pumasok si Kaori sa kanilang pag-uusap na tinatalakay si Yuya. Ipinaliwanag nila ang sitwasyon sa kanya, at ang ibang mga babae ay sigurado na ang isang tulad niya ay siguradong mayroon ng kasintahan. Nagtataka pa sila kung ano ang hitsura ng girlfriend niya. Parehong nagseselos sina Kaori at Kaide sa pag-iisip, at sabay silang gumawa ng parehong komento. Habang pabalik sa indoor lesson ang klase ni Yuya, may PE session naman ang klase ni Kaori. Umupo ang bagong estudyante sa tabi ng bintana at nakita si Kaori sa labas. Kumaway sila sa isa't isa nang biglang pinabagsak ang main gate ng school ng ilang hooligan na nakamotor. Ang mga hooligan ay dumiretso sa mga babae, at pinalibutan sila na tinatakot ang mga kaawa-awang babae gamit ang kanilang mga armas. Inanunsyo ng guro ni Yuya na dapat silang mag-self-study, at binalaan silang huwag lumabas ng silid-aralan. Lumabas ang mga guro at inutusan ang mga tulisan na itigil agad ang kanilang mga aksyon. Kinikilala sila ng isa sa mga estudyante bilang mga miyembro ng Red Ogre. Ayon sa mga source, sila ang pinakamapanganib na grupo ng mga delinkwente sa lugar, ngunit nalilito ang mga estudyante sa kanilang presensya. Pamilyar kay Yuya ang pangalan ng grupo, na nakakaalala na hanggang ay matandang bully na kinabibilangan ni Araki. Tumingin siya sa ibaba at nakita siya at ang kanyang mga nakababatang kapatid. Tumayo si Kaori sa kanila, tinanong kung ano ang negosyo nila sa paaralan. Nakalulungkot na ang chairman ay nasa paligid upang harapin sila. Tinanong nila ang mga kapatid ni Yuya kung siya ang kanilang target, at kinumpirma nila ito, na isiniwalat na ginagawa nila ito sa kabila na pinayagan niya ang kanilang nakatatandang kapatid na pumasok sa paaralan habang minamaliit sila. Ipinaalam sa kanila ni Kaori na malapit na ang mga pulis upang itigil ang kabaliwan na ito, ngunit sigurado ang magkapatid na magagawa nila ang kanilang pinsala bago iyon. Sinabi ng gangster na magiging problema kung magpapakita ang law enforcement, kaya gusto nilang kidnapin ang kanilang target ayon sa plano at umalis. Gusto din ng nakababatang kapatid ni Yuya na makitang nahihirapan ang kanyang kuya. Habang naghahanda silang kumuha kay Kaori, agad na bumangon si Yuya at tinungo ang pinto,
ngunit sa gulat niya ay napako ang mga paa niya, nanginginig sa takot. Hindi niya maintindihan ang nangyayari, dahil mas delikadong kalaban na ang nalabanan na niya sa kabilang mundo. Kahit lumakas ang katawan niya, pakiramdam niya ay mahina pa rin ang puso niya. Nagsisimulang umikot ang kanyang ulo sa lahat ng negatibong pag-uusap sa sarili, ngunit kinokontrol niya at sinampal ang kanyang sarili para makafocus habang nanunood ang kanyang mga kaklase. Sinabi niya sa kanila na tutulong siya habang naglalakad patungo sa bintana, na ikinalito ni Ryu na itinuro na ang pinto ay nasa kabilang direksyon. Nagsimulang magpanik ang klase nang buksan niya at tumalon mula sa bintana, dahil nasa ika-apat na palapag sila. Siya ay naglanding ng mahusay na nakakakuha ng atensyon ng lahat. Nagulat ang mga kaklase niya na okay siya. Agad na sumugod si Yuya upang iligtas ang anak na babae ng chairman, ngunit humarang si Araki. Sinabi niya na ang kanyang punching bag ay naging bastos mula nang lumipat siya sa magarbong paaralan. Para sa paglabag na iyon, dapat siyang parusahan. Inaatake ng ilan sa kanyang mga kasamahan si Yuya, ngunit madali niyang naiwasan at dinasarmahan sila bago magpatuloy. Si Araki mismo ang humaharang sa kanyang daan sa mga pag-atake, ngunit dumaan lang siya sa kanya dahil halos matapos na nila ang pagkidnap. Habang papalapit siya, isang malaking lalaki ang humakbang. Nagsumo stance siya at sumugod kay Yuya, ngunit pinigilan siya ni Yuya gamit ang isang kamay, at inihagis siya sa nakapark na bike na parang maliit na laruan. Matapos masaksihan ang pagtalo sa kanilang tank tulad ng variant ng laruan, umatras sila mula kay Kaori habang lumalakad siya upang matiyak na hindi siya nasaktan. Ang pinuno ng gang ay nanunood sa buong oras, at nagpas siyang makisali sa pamamagitan ng pag-atake gamit ang kanyang bisikleta, ngunit nagawa ni Yuya na iwasan ang lahat ng kanyang mga welga, at ginagawa siyang marumi tulad ng isa sa mga bihasang Spanish bullfighter. Ang pagkaantala na ito ay nagbigay sa pulisya ng sapat na oras upang makarating sa paaralan upang mahuli ang mga umaatake sa akto. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga hooligan ay pinagsama kasama ang kanyang mga kapatid. Muntik nang mag-collapse si Kaori sa pagod, pero sinalo siya ni Yuya at may moment sila. Samantala, sinimulan ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki ang masamang bibig sa mga Red Ogre sa hindi paggawa ng kanilang trabaho. Iniinis nito ang kanilang pinuno na mahigpit na humawak sa kanyang leeg habang sinisisi siya sa kanyang hindi magandang pagpaplano. Nakiusap ang kapatid na babae na palayain siya, ngunit pinalayas niya ito, at ang magagawa lamang ng mga pulis ay panuuri ng isang pagpatay na nangyayari sa harap ng kanilang mga mata. Nakikiusap siya na may tumulong sa kanya. Pumasok si Yuya, at mahinahong hiniling sa pinuno na pakawalan ang kanyang nakababatang kapatid. Pinilit niya silang paghiwalayin nang hindi nakinig ang boss ng bandido. Sinisigurado niyang ayos lang ang kanyang maliit na kapatid habang naghahabol siya ng hangin. Ang pinuno ay sumugod patungo kay Yuya upang atakihin siya, ngunit ang isang matalim na tingin ay dumurog sa kanyang lumalaban na espiritu habang siya ay nagpapasakop sa tunay na alpha. Nataranta ang kanyang mga kapatid na tinutulungan sila ni Yuya sa kabila ng malagim na pagtrato sa kanya sa buong buhay niya. Bagamat hindi niya mapapatawad ang lahat ng nagawa nila sa kanya, sinabi niya sa mga ito na hindi niya kayang iwanan ang kanyang pamilya. Ang kanyang mga salita ay tumatama sa kaibuturan ng kanilang puso, habang sila ay umiiyak at humihingi ng tawad sa kanilang nakatatandang kapatid. Nang maayos na ang lahat, ang kanyang mga kaibigan at kaklase ay sumugod sa kanya, at nagsimulang purihin siya para sa kanyang mahusay na trabaho, habang si Kaori ay umalis kasama ang mga batang babae na humanga kay Yuya. Nagpapatuloy ang mga bagay kay Yuya na nagpa siya natuklasin muli ang kabilang mundo. Gayunpaman, naalala niya ang mga salita ni Owen na ang kagubatan na tinitirhan niya ay ang pinakadelikado, at ang halimaw na madali lang niyang tinatalo ay maaaring talagang sirain ang malalaking bayan kapag nagsama-sama. Nagtataka tuloy siya, anong klaseng tao ang sage na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Sa kagubatan, nalaman ni Yuya na hindi ganoon kahirap talunin ang mga halimaw tulad ng babala ni Owen. Nagpa siya siyang umuwi, ngunit bigla siyang nakarinig ng sigaw ng isang hayop. Hindi gaanong malayo sa kanya ay may isang tuta na binubugbog ng isang malaking halimaw. Habang papalapit ang orc, naglabas ng dark light ang tuta na agad ding nawala. Habang siya ay nagtatago, nalaman ni Yuya ang mga mapanganib na istatistika na taglay ng King Orc. Sa tingin niya ay wala siyang laban sa kanya, kaya nagpa siya si Yuya na huwag tumulong. Patuloy na binubugbog ng King Orc ang tuta. Napahinto si Yuya habang iniisip niya kung ano ang gagawin ng kanyang lolo sa ganitong kaganapan, at pinipilit siya ng kanyang konsensya na gawin ang isang bagay. Sa sumunod na sandali ay inilabas niya ang kanyang spear at planong ilihis ang atensyon ng King Orc. Inihagis niya ito, at walang ingat na sumusugod, ganap na handa na tanggapin ang pag-atake nito. Ngunit sa kanyang pagtataka, ang King Orc ay napatay niya na. Hindi makapaniwala si Yuya sa kanyang nagawa, at medyo nahihiya siya dahil dito. Bigla niyang naalala ang Red Ogre na natalo niya, at nagtaka kung bakit nagawa niya yon sa mababang stats niya sa oras na yon. Naalala niya ang tuta, kaya kumuha siya ng gamot para sa kanya, ngunit bigla itong nawala ng malay. Si Yuya ang naglagay mismo ng potion, matagumpay na nagamot ang mga sugat nito. Nakipagkaibigan sa kanya ang tuta.
Naisip ni Yuya na nalulungkot siya, at nalaman niyang wala nang makakasama ang tuta. Naging masaya ang tuta nang yayain siya ni Yuya sa kanyang bahay. Biglang ipinakita ng menu function kay Yuya ang skill na paamuin ang mga halimaw. Natuklasan niya na isa pala siyang level 500 Black Fenrir. Iniisip niya ang pangalan para sa Fenrir, at naisip niya dahil sa kulay nito, pinangalanan niya itong Knight. Nagustuhan ito ni Knight, at nang makauwi na sila, tiningnan ni Yuya ang nakuha niyang loot mula sa King Orc. Nakapagdataka, nakuha niya rito ang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Kinuha niya ang suklay, at tinawag si Knight upang suklayan ang balahibo nito. Napatingin si Yuya sa level niya, pero hindi pa rin ito tumataas. Nagpasya siyang huwag mag-alala tungkol dito. Bumalik sa normal na mundo, iniwan niya si Knight upang bantayan ang kanyang bahay habang siya ay papunta sa akademya. Biglang nagulat si Rio na nagtanong si Yuya ng pet shop malapit sa kanila. Na-curious si Kaide sa bago niyang aso, kaya nagtanong siya ng larawan, ngunit nahiya si Yuya sa pagiging malapit niya. Nataranta, umatras si Kaide at humingi ng tawad. Humihingi din ng paumanhin si Yuya dahil wala siyang picture, dahil sa kakulangan niya ng smartphone. Nagulat si Rio at Shingo, ngunit habang inirerekomenda nila si Yuya na magkaroon ng isa, si Kaide ay nakatitig lang sa kanya. Pagkatapos, nagrekomenda si Rio ng pet shop malapit sa kanilang paaralan. Dagdag pa ni Shingo, mayroon din silang animal hospital. Nanunood si Kaide habang humihingi sila ng paumanhin dahil hindi nila siya masasamahan doon. Pagkatapos, siya ay nagboluntaryo sa sarili. Tinanong ni Yuya kung sigurado ba siya, at siya nga, dahil sa tingin niya ay date ito. Narinig ito ni Yuya, ngunit nahiyang sinabi niyang wala lang ito. After school, umuwi si Yuya para makita si Knight. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya ang mga pinamili niya, habang sinasabi kay Knight na tinulungan siya ni Kaide sa pagpili ng mga iyon. Ipinakita niya ang collar habang pinapaalalahanan si Knight na kailangan ito kapag naglalakad sila sa labas. Inilagay niya ito sa leeg ni Knight, at agad niya itong nagustuhan. Pagkatapos noon, nagpasya silang mamasyal. Napansin ng mga babae sa lugar si Yuya habang natulala sa kanya. Habang naglalakad siya kasama si Knight, biglang bumati sa kanya ng magandang gabi ang isang lalaki. Nagulat si Yuya pero nagawa niyang batiin siya pabalik. Namangha siya na may bumabati sa kanya habang kasama niya si Knight. Biglang may pamilyar na boses ang tumawag sa pangalan niya. Nagulat si Yuya nang makita niya si Kaori. Napansin niya ang aso ni Yuya, kaya pinakilala siya ni Yuya kay Knight. Humingi siya ng pahintulot na hawakan siya, at kusang loob na pumayag si Knight na lumapit kay Kaori na gawin ito. Habang hinahaplos niya si Knight, pinagmamasdan ng mga tao ang tatlo at inisip na sobrang nakakahanga sila sa kanilang paningin. Naisip ni Kaori na si Knight ay kaibig-ibig, kaya tinanong niya si Yuya ang kanyang lahi. Gayunpaman, sinabi ni Yuya na kinuha niya lang siya ng random, dahil hindi niya maibubunyag ang tunay na lahi ni Knight. Sa paghawak kay Knight, kumento ni Kaori na ramdam niya na masaya siya sa pagkuha ni Yuya. Habang nag-uusap sila, may pamilyar na boses na tumawag kay Yuya. Pagtingin niya, bigla niyang nakita si Mew. Pagkatapos ay nalaman niya mula sa kanya na nakatira siya sa lugar na iyon. Tinanong ni Kaori si Yuya kung siya ba ang inaakala niyang model kaya pinakilala ni Yuya si Mew. Pagkatapos, pinakilala rin niya si Knight kay Mew. Masaya ang pakiramdam ni Mew na makilala sila, ngunit napansin ng mga tao sa paligid ang presensya niya at tinitigan sila. Tinanong ni Mew si Yuya kung itutuloy niya ang paglalakad doon sa susunod, at buti na lang, balak ni Yuya. Masaya si Mew na muli niya itong makikita. Habang pinapanood sila, tahimik lang si Kaori. Umalis si Mew. Biglang nakuha ni Kaori ang atensyon ni Yuya, at habang kinakabahan ay tinanong niya kung nililigawan niya si Mew. Nagpanik si Yuya at itinanggi ito. Ipinahayag ni Yuya na hindi siya sapat para sa kanya, pero sumisigaw si Kaori na hindi ito totoo. Na-realize niya na kakaiba ang sinabi niya, pero biglang may narinig silang humihingi ng tulong. Tumakas ang isang snatcher kaya inutusan ni Yuya si Knight na habulin siya. Tumakbo si Knight patungo sa lalaki. Nag-aalala si Kaori, ngunit hinawakan ni Yuya ang kanyang kamay at kinaladkad siya kung saan. Pinuntahan nila ang biktima na nag-aalala sa kanyang bag. Tiniyak sa kanya ni Yuya na okay lang, habang nakatingin siya kay Knight, na kinagat ang damit ng snatcher at kinaladkad siya patungo sa kanila. Kiniling ni Yuya kay Kaori na tumawag ng pulis, ngunit nang marinig ito ng snatcher, kinuha niya ang kanyang kutsilyo para saksakin si Kaori. Sa sobrang takot ay napapikit si Kaori, ngunit nakita niyang pinigilan siya ni Yuya. Agad na pinatumba ni Yuya ang snatcher. Namangha ang mga tao sa paligid habang pinupuri siya. Nag-aalala si Kaori kay Yuya, kaya sinigurado niyang okay lang siya. Nagpalakpakan ang mga tao, at nagpasalamat si Kaori sa muling pagligtas sa kanya. Pagkatapos noon, dumating ang mga pulis. Bumalik sa kabilang mundo, naglakas loob si Yuya para sakupin ang malaking teritoryo ng demonyo. Hinimok niya si Knight na sumama, habang umaakyat sila patungo sa bangin, at agad na inaatake ang halimaw na kanilang nakita. Matapos itong alisin, sumugod sila patungo sa isa pang halimaw at tinalo ito. Napansin ni Yuya na may nakaabang.
Tumakbo si Knight patungo dito habang umiiwas sa mga atake nito, at sa huli ay kinagat siya. Patuloy niyang kinakagat ang laman nito, at inaatake siya ng kanyang paa. Matapos talunin ang halimaw, umalangaw-ngaw ang alulong ni Knight. Habang nag-e-explore sila, biglang huminto si Yuya, at nag-cast ng invisibility. Nakita niya ang isang crystal deer, at sa pagtingin sa mga istatistika nito, natuklasan niya na ito ay mas malakas kaysa sa King Orc, at maaari pa itong gumamit ng mahika. Habang nag-iisip si Yuya kung makikipaglaban sila, napansin niyang nakatingin sa kanya ang crystal deer. Naguguluhan siya dahil ginagamit niya ang kanyang invisibility, ngunit dahan-daang lumalapit ang halimaw. Sa oras na iyon, imposible ang mga sorpresang pag-atake, ngunit nagpa siya si Yuya na labanan ng direkta. Ang crystal deer ay umuungol sa kanila. Matapos iwasan ang pag-atake, inutusan ni Yuya si Knight na salakayin ang crystal deer. Tinamaan ni Knight ang isang sungay nito, at inihanda ni Yuya ang sarili para umatake, ngunit mahiwaga, biglang nagliwanag ang sungay nito. Pagkatapos nito, inilabas ang flame magic patungo kay Yuya at Knight. Sa susunod na sandali, ang isa pang sungay nito ay bumubuo ng bola ng mahika, at isang malakas na combination magic ang bumaril patungo kay Yuya. Nakaligtas ang dalawa, ngunit hindi sila pinabayaan ng crystal deer na makatakas. Pagkatapos, hiniling ni Yuya kay Knight na gumawa ng pagkakataon sa pag-atake para sa kanya. Tuloy-tuloy na tumalon si Knight sa mabilis na paggalaw. Ang crystal deer ay bumubuo ng dalawang uri ng mahika gamit ang mga sungay nito, at umaatake sa lugar. Naganap ang tuloy-tuloy na pagsabog ng mahika. Gayunpaman, si Knight ay sumalisi ng isang atake, at sa naibigay niyang sugat, sinundan ito ni Yuya at tinapos. Agad niyang tiningnan ang mga nahuhulog na item nang bigla siyang nakakita ng isang cube, at natuklasan na ito ay isang open-air bath set. Sa pagkamangha, binuksan ito ni Yuya, at ini-activate ang Cypress Bath function. Mula sa kung saan, may lumabas na paliguan. Pinigilan ni Yuya ang pagnanasang dumiretso, at inalis niya ang paliguan para umuwi. Pag-uwi niya, nag-enjoy silang maligo sa harap ng bahay. Kaagad pagkatapos, hinabol ng dalawa ang isang halimaw. Ibinato ni Yuya ang kanyang sandata dito, ngunit hindi ito nagtagumpay. Kaagad, nakuha niya ang kanyang espada upang magtanggol sa pag-atake ng halimaw. Nagdulot ng sugat ang halimaw, kaya siniguro ni Yuya kay Knight na ayos lang siya. Habang tinitingnan niya ang mga istatistika ng high level na halimaw, naniniwala siyang mababawasan ang bilis nito, kaya naghanda sila para tapusin ito. Ang halimaw ay gumulong patungo sa kanila, ngunit sa kabutihang palad, naiwasan nila ito. Na-stuck ito sa pagtama nito sa bato, kaya hindi na sinayang ni Yuya ang pagkakataong ibigay ang pangwakas na atake. Napaluhod siya matapos itong talunin. Nang tingnan niya ang kanyang mga istatistika, nalaman niyang nag-level up siya at nakakuha ng mga bagong kasanayan. Pagkatapos ay nag-check siya ng stats ni Knight, at nalaman niyang nag-level up din siya. Biglang nawasak ang pader sa tabi nila, tumambad ang isang kuweba, na pumasok sina Yuya at Knight. Kakaibang walang halimaw, at misteryosong lumilitaw ang mga ilaw. Dumating sila sa isang open space, at sa paggalugad, natuklasan nila ang isang bangkay. Biglang may nakitang libro si Knight. Nakuha ito ni Yuya, at binasa ang pamagat, The Book of Sages. Binuksan ito ni Yuya, at laking gulat niya sa laman. Sa gabi sa loob ng isang kain na hinalang silid, isang lalaki ang kumukuha ng isang tao upang pumatay sa kanyang target. Binuksan ng assassin ang kanyang mga mata, at ipinaalala sa kanya ang kinakailangan na pera para i-hire siya. Nagpapatuloy ang mga pangyayari sa pag-uulit ni Yuya sa pangalan ng libro, habang iniuugnay niya ito sa sage na dating nagmamay-ari ng bahay na kasalukuyang tinutuluyan niya. Nagsimula siyang magbasa at nakumpirma ang kanyang mga hinala ng ihayag ng sage na pinagkadalubhasaan niya ang lahat ng bagay sa mundo sa isang mataas na antas, para sa mahika at martial arts, maging sa pagluluto at pagganta. Dahil dito, pumasok siya sa kaharian ng mga Diyos noong siya ay nabubuhay pa, at inalok pa siyang maging isa sa mga Diyos, ngunit tinanggihan niya ang kanilang paanyaya. Ang sinulat ng sage ay tumutugon kay Yuya, habang nagkokomento siya na ang lakas na taglay niya ay mas malakas kaysa sa kanyang nalalaman, at dahil doon, darating ang araw na ang mga tao sa paligid niya ay magsisimulang matakot sa parehong lakas na meron siya. Ito ang nangyari sa kanya, at pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa tuktok. Ayaw ng sage na tahakin ni Yuya ang parehong landas, at magkaroon ng ganitong uri ng kahabag-habag na wakas. Nag-iisip ng malakas si Yuya kung paano niya gagawin ang mga tao sa paligid niya na hindi matakot sa kanya. Maririnig ang boses ng sage habang sinasagot niya na si Yuya ay dapat bumuo ng mga relasyon ng tao na binibigyang diin ang pagtitiwala. Ikinagulat niya ito habang iniisip niyang may naririnig siyang mga bagay-bagay. Ipinagpapatuloy niya ang pagbabasa ng libro habang ipinapaliwanag nito na ang relasyong ito ay maaaring sa pagitan ng mga kaibigan at magkasintahan o mga magulang. Ang mga taong ito ang maaaring mananatili sa kanyang tabi, kahit na ang lahat ng tungkol sa kanya ay alam na nila. Inamin ni Yuya na siya ay isang taong walang kaibigan hanggang kamakailan lamang, kaya ang paghahanap ng mga ganoong tao ay isang mabigat na utos.
Nang muling tumugon ang sage, tinanggap na lamang ni Yuya na maaaring nakikipag-usap siya sa kanyang espiritu, habang sinasabi sa kanya ng sage na hanapin ang kanyang mga kaalyado sa sarili niyang paraan. Binigyan din siya ng sage ng pagkakataon na maghanap ng kaalaman sa isang paksa, kaya nagtanong si Yuya tungkol sa Mahika at ang libro ay nagsimulang lumiwanag saglit. Inihayag ng sage na napuno niya ang aklat ng lahat ng nalalaman niya tungkol sa teorya ng magic. Ipinaliwanag niya na dahil taga-ibang mundo si Yuya, hindi niya taglay ang mga mahiwagang landas. Ibig sabihin, hindi siya marunong gumamit ng magic. Ang mga tao sa mundo ng pantasya ay gumagawa ng mahiwagang enerhiya sa kanilang mga puso, at mula doon, ito ay umiikot sa kanilang mga katawan sa pamamagitan ng kanilang mga daluyan ng dugo. Nagpa siya ang sage na ipagkaloob ang kanyang mahiwagang landas kay Yuya. Sa kanyang obserbasyon, ang kanyang mga landas ay napakahalaga sa mundo, kaya masasayang kung hayaan silang mawala. Gusto lang niyang magkaroon siya ng buhay na maipagmamalaki kapag nasanay na siya sa kapangyarihan. Nagsisimulang muling lumiwanag ang libro, habang lumilipad ang mga karakter sa pahina, at tinusok si Yuya sa dibdib. Sumugod si Knight sa kanya para siguraduhin ayos lang siya. Sa mga landas na inilipat sa kanya, ang sage ay nagtatapos sa pamamagitan ng pagnanais sa kanya ng isang masayang buhay na puno ng magandang kapalaran. Nagpapasalamat si Yuya sa sage para sa lahat sa pag-asang makakatagpo siya sa wakas ng kapayapaan habang nagbibigay siya ng kanyang huling paggalang sa bangkay. Si Yuya ay bumalik sa bahay, kung saan nagsimula siyang magbasa ng mga libro upang maunawaan ang mga prinsipyo ng Mahika. Sinimulan ni Yuya na isabuhay ang ilan sa mga turo kasama ang Fenrir. Napapikit silang dalawa para makaramdam ng mahiwagang enerhiya. Hindi nagtagal ay naramdaman niya ang Mahika na pagpintig ng kanyang puso nang ito ay nagmumula sa kanyang katawan. Naramdaman din ni Knight ang sensasyon habang nagbubukas ang kasanayan para sa magic manipulation para kay Yuya. Ang susunod na hakbang ay inilarawan bilang simple sa aklat. Nagtuturo ito sa kanya na magtipon ng mahiwagang enerhiya sa kanyang palad, at para sa kanya na isipin ang Mahika na nais niyang gamitin. Ang katotohanan na hindi niya kailangang matuto ng mga incantation ay nakakagulo sa kanya, ngunit nagpa siya siyang lumabas upang subukan ito. Itinaas ni Yuya ang kanyang kamay at sinimulan ang proseso, at binanggit ang kanyang intensyon na i-enchant ang isang water ball, at sa kanyang sorpresa, ito ay gumagana. Tumingin siya at nakitang ginawa din ito ni Knight sa unang pagkakataon. Pinuri niya siya sa isang mahusay na trabaho bago nila ito barilin sa malapit na puno. Ang pag-atake ay dumaan sa kanilang target, at sinisira ang iba pang mga puno sa likod, na ikinagulat nila. Samantala, si Owen ay may audience kasama ang hari habang nagbibigay siya ng kanyang ulat sa kanyang pinakabagong paglalakbay sa Darkest Region. Sinabi ng kapitan na nakipagkita siya kay Yuya at naghatid ng mensahe, ngunit hinayaan niyang mag-propose si Lexio sa hindi kilalang binata. Sa palagay ng hari ay nagkamali siya ng narinig, kaya hiniling niya sa kanya na ulitin ang kanyang sarili. Sa lahat ng oras, sinenyasan niya ang isa sa kanyang mga katulong na ibigay ang kanyang espada. Ang monarch ay nagsimulang magalit sa kanyang silid ng trono, maging sinisira din ang mga estatwa. Galit na nagawang akiti ng isang estranghero ang kanyang prinsesa. Nagtago si Owen sa isang ligtas na lugar na nanghihinayang na hinayaan niyang madulas ang mahalagang piraso ng impormasyon. Sa puntong ito, bumalik na si Yuya sa mundo ng mga tao kung saan siya patungo sa paaralan. Habang kinukuha ng guro ang attendance, siya ay natulala at naisip ang tungkol sa kanyang bagong nakuha na paggamit ng Mahika, at binabalaan ang kanyang sarili na mag-ingat kung kailan ito gagamitin. Inanunsyo ng guro ang paparating na pag-aaral sa labas ng campus na gaganapin ng paaralan. Alam ito ng lahat sa klase, ngunit nagulat si Yuya sa balitang ito. Pinayuhan siya ni UK na dapat ay mas alam niya ang mga aktibidad sa paaralan, bago ipaalam sa kanya na pupunta sila sa isang camping trip sa loob ng 2 araw bilang isang klase. Ipinagpatuloy ng guro ang kanyang anunsyo na sinasabi sa kanila na sila ay ilalagay sa mga pangkat ng 4 na tao. Ang mga mag-aaral ay nagsasama-sama sa kanilang mga pangkat. Masaya si Kaide na kasama siya sa grupo ni Yuya. Si Akira ay bahagi rin ng kumpanya at nagsimulang magpakitang gilas, ngunit nag-ambala siya ng pinakabagong personalidad na si Rin, na formal na nagpakilala ng sarili. Matapos makilala si Yuya, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit ang lahat ng mga babae ay nababaliw sa kanya habang ang kanyang pagkamatipuno ay lumalabas sa kanyang katawan. Nilaro niya ito nang marinig siya ni Yuya, at mabilis na binago ang paksa. Medyo nag-aalala si Yuya habang ibinunyag niya na wala siyang kampang bag. Naalala niya na madalas gumala ang kanyang lolo, kaya maaaring mayroon siya. Iminumungkahi ni Kaide na dapat silang mamili sa halip. Napagdesisyonan nilang magkita sa mall pagkatapos ng klase, at namangha ang lahat na sinamahan sila ni Kaori, na nagpakilala. Dahil anak siya ng chairman, medyo natatakot ang mga estudyante sa kanya, at higit pa ay siya ay kaakit-akit. Siya ay masaya na sumali sa kanila, nalaman ang plano ng misyon ng pagtulong kay Yuya na makahanap ng angkop na bag. Kinilan ng mga lalaki si Yuya sa gilid na impress na kilala niya si Kaori. Nagtanong siya tungkol kay Akira, at nalaman niyang hindi nakarating ang lalaki dahil may nangyari.
Nagpatuloy ang grupo sa tindahan kung saan pinipili ni Kaori ang perpektong kampang bag para kay Yuya. Pagkatapos ng pag-testing, lahat ay sumang-ayon na ito ay nababagay sa kanya, kaya binili niya ito. Dahil ang kanilang pangunahing layunin ay nakamit ng maaga, hinikayat sila ni Ryu na magsaya, kaya tumuloy sila sa amusement plaza upang maglaro. Sa kanilang pagdating, mas nasasabik sila na ang lugar ay hindi gaanong abala dahil ito ay araw ng weekdays. Laking gulat ni Yuya na ang buong palapag ay arcade, ngunit ang sigaw ni Shingo ang nakakuha ng atensyon nila, habang papunta siya sa isang crane machine na may paninda ng paborito niyang idol. Ipinahayag ng lalaki na hindi siya magaling sa mga laro ng crane, kaya humakbang si Yuya at nag-alok na maglaro para sa kanya. Ginagamit ni Yuya ang kanyang mga kakayahan upang makita ang mga may pinakamataas na pagkakataong makuha. Ang lahat ay patuloy na nanunood habang kinukuha niya ito sa unang pagsubok, at ibinibigay ang kahon sa isang nasasabik na si Shingo. Kinaladkad siya ni Kaide sa isa pang stall, hiniling ang isa sa mga laruan na pusa sa loob. Muli niyang ginagamit ang kanyang kakayahan upang makakuha ng isa. Yung iba, nakikitang magaling si Yuya sa laro, kaya nagre-request din sila na kumuha siya ng iba't ibang bagay para sa kanila. Iminumungkahi ni Ryu na pumunta sila sa ikapitong palapag, na isang kafe para sa tsaa at merienda. Gayunpaman, nais ng mga babae na magkaroon ng ilang oras na mag-isa habang papunta sila sa ikalabintatlong palapag, para sa fashion ng mga babae. Nangako silang samahan sila pagkatapos nila, kaya nagpa siya ang mga lalaki na manguna sa mga maiinit na inumin pagdating nila sa kafe. Parehong pinagtatawanan ni Shingo sina Yuya at Ryu, dahil sinusubukan nilang maging sopistikado sa pamamagitan ng pag-inom ng kape, ngunit sa tingin nila ay mapait dahil hindi sila sanay. Samantala, pabalik sa arcade, ang isa sa mga makina ay may sirang wire at nagsimulang mag-spark. Di nagtagal, naputol ang tea break ng mga kabataan nang magsimulang tumunog ang alarma sa sunog na nag-aanunsyo ng pagsiklab ng sunog sa ikasampung palapag. Ang mga lalaki ay tumayo nang mapagtanto nila na ang pagsiklab ay nasa arcade na kanilang kinaroroonan kanina. Kinagawa nila ang eksaktong kabaligtaran ng utos ng paglikas at tumungo sa hagdan upang ma-access ang mga itaas na palapag dahil ang mga batang babae ay naroon sa itaas. Napansin ni Yuya na kitang-kita na ang usok sa kanilang kasalukuyang palapag, ibig sabihin ay mas malala pa ito sa mga itaas na palapag. Sinisikap ng isa sa mga staff ng mall na pabilisin ang paglikas habang ipinaliwanag ni Yuya na kailangan nilang makarating sa itaas na palapag dahil nandoon ang tatlo nilang kaibigan. Nakatanggap si Ryu ng tawag mula kay Kaide na nagkukumpirma na hindi sila nakatakas, at mula sa boses nito, masasabi niyang malapit na silang mawala ng malay. Matapos marinig ito mula kay Ryu, dumaan si Yuya sa staff, at tumungo sa itaas na antas. Medyo nagiging agresibo ang staff ng mall habang inihatid niya ang dalawa papababa ng hagdan patungo sa ligtas na lugar. Sa lahat ng oras, iniisip ni Yuya ang mga ngiti ng dalaga sa kabuuan ng kanilang pamamasyal, at determinadong protektahan ang kanilang masayang mukha. Narating niya ang palapag kung saan nagmula ang apoy, at masama ito dahil ang mga sprinkler ay hindi epektibo sa pagpatay ng apoy. Dahil sa sitwasyon, pakiramdam ni Yuya ay wala siyang ibang pagpipilian kundi ang gumamit ng mahika. Pinalibutan ng lalaki ang kanyang sarili ng tubig bago sumugod sa apoy. Nakahiga ang mga babae malapit sa banyo ng mga babae na walang malay habang papalapit sa kanila ang apoy. Sinubukan ni Kaori na kumapit at nagawang masilip ang figure ni Yuya bago din mawala ng malay, ngunit nakuha siya ni Yuya bago siya bumagsak sa sahig. Matapos kumpirmahin na ligtas ang kanyang mga kaibigan, ginamit niya ang kanyang kakayahan sa lokasyon upang suriin ang gusali kung may sinumang maaaring na trap din, at sa kanyang kaginhawaan, sila ang huling lilikas. Hinawakan ni Yuya ang lahat ng tatlong babae, at nilagyan sila ng kanyang magic sa tubig habang inihahanda niya ang kanilang pagtakas, ngunit sa kasamaang palad, ang apoy ay tumindi at hindi siya sigurado kung ang kanyang magic ay maaaring tumagal. Samantala, sa labas, ang mga bumbero ay nasa lugar na nagtatrabaho upang maapula ang apoy. Nakatanggap sila ng mga ulat na may apat na estudyante sa high school na natitira. Tumakbo si Yuya sa gusali para maghanap ng labasan, ngunit naharang ng apoy ang lahat ng pinto. Nagsisimula ng gumuho ang mga itaas na palapag nang bumagsak ang kisame sa kanila. Nagawa niyang makaiwas, gayunpaman, nahulog ang badge ni Kaori at napansin at nasalo niya ito. Mabilis na nag-isip si Yuya at nagpa siya nalikhain ang kanyang landas pababa, kaya inilabas niya ang kanyang kapangyarihan at nagsimulang bumagsak sa maraming palapag. Ang epekto ay makikita sa labas. Si Ryu at Shingo ay nanunood nang nakabuka ang kanilang mga bibig, naghihintay na mawala ang alikabok. Kinumpirma ng mga bumbero na sila ang nasa unang palapag. Sumugod ang dalawa habang sinisigurado ni Yuya sa lahat na ayos lang sila sa mukha nito. Ang mga bayani ng apoy ay nagbibigay sa kanya ng pagsaway para sa kanyang walang ingat na mga aksyon habang siya ay humihingi ng tawad. Ang mga batang babae ay binibigyan ng oxygen para makabawi habang ang ama naman ni Kaori ay nagpapasalamat kay Yuya sa muling pagligtas sa buhay ng kanyang anak. Ibinalik niya ang kanyang badge sa kanya na nagpapasaya sa kanya. Ang makita kung paano nakikipag-ugnayan ang mag-ama ay naghahangad sa kanya ng maayos na pamilya.
Pagdating niya sa bahay, excited na tumalon si Knight sa kanya na bumalik siya na nagpaparamdam kay Yuya ng pagmamahal. Samantala, pabalik sa mundo ng pantasya, ang God of Kicks na nagngangalang Yesogi ay inaatake ng isang misteryosong batang babae na may sinister aura na gumagamit ng mga diskarte ng isang Divine Archer. Inihayag ng batang babae ang kanyang layunin na wasakin ang mundo, napakiramdam na hindi ito nagkakahalaga ng pagprotekta. Nawala siya, at sinabi sa kuneho na babalik siya. Medyo nakakapangamba ito sa kanya, kaya nagpa siya siyang maghanap ng taong mapapasahan ng kanyang mga diskarte sa pagsipa para makatulong ang mga ito na pigilan ang bagong kalaban na ito. Iniisip ni Yuya kung ano pa ang kaya niyang gawin sa Mahika, at naalala na ang magic ay napapalabas lamang ng kanyang imahinasyon. Kaya't naisipan niyang gamitin ito sa paglalakbay, na tumututok sa kung saan niya gustong pumunta, at nagawa niyang magbukas ng portal, na nagdadala sa kanya ng malalim sa Dark Forest. Excited siya na gumagana ito, pero parang magagamit lang niya ito sa pagpunta sa mga lugar na napuntahan na niya. Ngunit sa palagay niya ay magagamit niya ito sa pag-uwi upang magpakain kay Knight, kahit na habang nasa field trip ng kanyang paaralan. Sinasamantala nila ang pagkakataon na gumawa ng higit pang paggalugad, at natuklasan nila ang isang kuweba, na nagkataon na naglalaman ng ilang mga goblins. Ngunit gamit ang kanyang maalamat na espada, hindi sila tugma para sa kanya, at nakakuha sila ng isang buong tumpok ng mga bihirang item, na iniimbak ang lahat ng ito gamit ang kanyang kakayahan sa pag-iimbak, at sa palagay niya ay bumubuti ang kanyang pagtutulungan kasama si Knight. Umalis sila sa kuweba, at naisip ni Yuya na sapat na ito para sa kanila sa araw na yun. Ngunit si Knight ay nalulungkot, gustong magpatuloy. Sinabi ni Yuya na kailangan niyang bumalik upang makapaghanda siya para sa field trip ng kanyang paaralan, ngunit biglang tumakbo si Knight. Sinundan siya ni Yuya, at tila may nakita si Knight sa unahan, kaya ginagamit ni Yuya ang kanyang invisibility skill para mag-ingat, at nagpatuloy siya sa unahan. Nakatagpo siya ng isang batang babae na nasugatan, at kaharap ang isang bilang ng mga goblins na gustong iligtas ni Yuya, ngunit hinila siya pabalik ni Knight. Ang elite goblin ay umatake, winasak ang isang puno, ngunit tila may ilang mga sinulid na humahadlang, at ang batang babae ay umatake, pinutol ang braso ng goblin. Nagtataka si Yuya sa mga sinulid, ngunit biglang tumalon ang mga goblins sa dalaga. Hinaharangan niya ang kanilang pag-atake gamit ang kanyang mga sinulid, ngunit tinamaan siya ng elite goblin, at tila napabagsak siya nito. Habang papalapit sa kanya ang mga goblins, sumugod si Yuya, at kasama si Knight, pinatay nila ang mga goblin. Ngunit may biglang hindi mabilang na iba pang mga goblins na lumitaw, kaya nagpa siya si Yuya na gamitin ang kanyang Divine Whip, na nagbubuklod sa lahat ng goblins, na nagdudurog sa kanilang lahat sa isang pag-atake. At sa palagay niya ay masyado lang itong overpowered, dahil nagawa nitong umatake ng maraming target ng sabay-sabay, at wala itong nakaligtaan kahit isa. Pagkatapos ng laban, iniisip niya kung ano ang dapat niyang gawin sa dalaga. Naisip niyang iuwi siya sa bahay niya, pero mukhang masamang ideya iyon. Ayaw niyang iwan na lang ang dalaga, pero bigla itong nagising. Nagulat na siya ay binuhat, at siya ay nahuhulog sa lupa. Inaalok sa kanya ni Yuya ang kanyang hilang juice, at nagagawa nitong agarang pagalingin ang lahat ng kanyang mga sugat. Nagulat ang babae kung gaano ito ka-epektibo, at nagtataka kung sino siya. Kaya ipinakilala ni Yuya ang kanyang sarili pati na rin si Knight, ngunit si Knight ay pagalit sa kanya, at nagtataka si Yuya kung bakit. Nalaman natin na ang pangalan ng batang babae ay Luna, at sinabi niyang nagsasanay siya sa kagubatan, ngunit nagulat siya sa mga elite goblin, at napunta sa gulo. Nagtataka siya kung ano ang nangyari sa kanila, ngunit sinabi sa kanya ni Yuya na tinalo niya sila. Tinanong niya kung ano ang ginagawa niya sa kagubatan, at natapos niyang sabihin na nagsasanay din siya, ngunit nagulat ang batang babae nang marinig ito sa ilang kadahilanan. Dahil si Yuya ang naghatid sa kanya sa ligtas na lugar, humingi ng paumanhin si Luna sa pagiging madungis at puno ng pawis, pero sabi ni Yuya ayos lang. Iniisip niya kung may malapit na ilog, kung saan maaari niyang banlawan, ngunit inilabas ni Yuya ang kanyang paliguan. Siya ay patuloy na nagbabantay sa labas, at si Luna ay hindi makapaniwala na mayroon siyang isang pambihirang bagay. Binanggit ni Yuya kung paano niya ito nakuha mula sa isang crystal deer, at humanga si Luna na natatalo niya ang gayong halimaw. Sa tingin ni Yuya ay normal ito para sa Dark Forest, ngunit inihayag ni Luna na naroon talaga siya sa kahilingan ng isang kliyente. Bagamat hindi ito naririnig ni Yuya, pinakiusapan siya ni Luna na samahan siya sa kanyang pagsasanay. Dahil pareho silang nagsasanay sa kagubatan, gusto niyang magsanay kasama siya. Masama ang pakiramdam ni Yuya sa pag-akay sa kanya sa pagsasanay ng mag-isa, kaya pumayag siyang sumama sa kanya. Pagkatapos nito, makikita natin na nagsasanay sila pareho, habang tinutulungan siya ni Yuya na magsanay, pero tinuturuan din siya ni Luna. Pareho silang lumakas, at nakita natin si Luna habang tinatalo niya ang isang goblin gamit ang kanyang mga sinulid. Pinapurihan siya ni Yuya sa kanyang pagtalo sa isang elite, ngunit sinabi niyang malayo pa ang kanyang lalakbayin, kailangan daw niyang magpakatatag pa, para matapos niya ang kanyang misyon. Sinabi sa kanya ni Yuya na kailangan niyang umalis na, sinusubukang ipaliwanag na mayroon siyang school trip.
pero wala talagang sense sa kanya, kaya humingi na lang siya ng tawad, pero nagpasalamat siya sa lahat ng tulong niya. Pagkatapos ng huling araw ng pagsasanay, si Yuya ay nagpapahinga sa paliligo, ngunit si Luna ay biglang sumama sa kanya, nais na makibahagi dito sa kanya. Nahihiya si Yuya, ngunit hinawakan siya ni Luna, sinabi sa kanya kung gaano kahalaga sa kanya ang oras na kasama niya ito, at sinabing pahahalagahan niya ito. Muli siyang nagpasalamat, nag-alok na hugasan ang kanyang likod, ngunit biglang nahulog ang kanyang tuwalya, at nahihiya si Yuya. Pabalik sa normal na mundo, umalis na ang klase niya sa school trip nila, at nakita natin si Yuya na naglalaro ng baraha kasama ang mga kaibigan niya. Iniisip ni Kaide na mukhang pagod siya, at inamin ni Yuya na hindi siya masyadong nakatulog noong nakaraang gabi. Si Yuya ang nanalo sa laro, at hindi sila makapaniwalang nanalo siya ng 5 sunod na beses, pero naisip ni Yuya na baka swerte lang siya sa laro. Nagpa siya si Yuya na umidli, at biglang naisip niya na patuloy siyang nanalo dahil naglagay siya ng maraming puntos sa kanyang stat sa pagiging swerte, iniisip na ang insidente kay Luna ay maaaring dahil din sa kanyang swerte. Ginising si Yuya nang makarating sila sa kanilang destinasyon. Nagpalit ang mga mag-aaral, at ipinaliwanag ng kanilang guru na kailangan nilang magkampang sa loob ng 2 araw, at kailangang maghanap ng paraan upang mabuhay sa lugar na sinasabi sa kanila na may mga isda sa ilog at mga halaman na maaari nilang kainin. Nag-aalala si Kaide na maaaring may lason ang mga halaman, ngunit sinabi sa kanila ni Sawada na naka-standby ang doktor ng paaralan. Kahit na ang mga estudyante ay natatakot sa kanya, dahil lagi silang nakakarinig ng mga hiyawan na nagmumula sa kanyang opisina. Iniisip ni Akira na maaari na lang silang hindi kumain sa loob ng 1 araw, ngunit sinabi ni Sawada na bahagi ito ng aralin, at binanggit na ito ay isang kompetisyon sa pagitan ng mga klase. Nagtataka si Yuya kung may gantimpala ang mga nanalo, habang inihayag ni Sawada na nakakaapekto ito sa kanyang bonus, kaya sinabihan niya silang gawin ang kanilang makakaya, ngunit hindi na-excite ang mga estudyante. Naiwan ang mga estudyante sa gubat, at iniisip ni Yuya kung ano ang una nilang gagawin. Iniisip ni Akira na madaling mabuhay, ngunit ang tatlo pa ay hindi na lamang siya pinansin, iniisip na siya ay isang tanga. Iminumungkahi ni Rin na subukan ni Yuya at Kaide ang pangingisda, habang sila ni Akira ay naghahanap ng ilang nakakain na halaman. Nakita natin na ang lahat ng mga estudyante ay nasa tabi na ng ilog, at iniisip ni Kaide na sila ay masyadong mabagal. Nakita nila si Ryu sa tabi ng tubig, at binalaan niya sila na wala na ang lahat ng magagandang spot. Nagtataka si Kaide kung dapat ba silang sumubok ng iba, ngunit ginamit ni Yuya ang kanyang kakayahan sa pag-detect, at nakahanap ng ibang lugar. Napakaraming isda sa lugar, ngunit sa tingin ni Kaide ay masyadong mababaw ang tubig, kaya hindi magiging epektibo ang kanilang fishing pole. Pero may ibang plano si Yuya, at lumusong siya sa tubig. Sa tingin niya, kung ikukumpara sa mga halimaw sa Dark Forest, ang mga isda ay hindi kasing bilis. Iniisip niya kung ano ang natutunan niya kay Luna tungkol sa kung paano mahulaan ang pag-uugali ng isang halimaw, at nagawa niyang makahuli ng isda gamit ang kanyang kamay. Hanga si Kaide nang makita ito, at patuloy na hinuhuli ni Yuya ang lahat ng isda. Iniisip ng ibang mga estudyante na napakabilis ng galaw niya, at iniisip ni Kaide na marami na siyang nahuli. Inamin ni Yuya na nag-enjoy siya, at iniisip niyang pasalamatan si Luna para sa kanyang payo. Samantala, sa madilim na bahagi ng isang bayan, nakita natin ang isang tindahan na puno ng mga puppet. Ginagamit ni Luna ang kanyang sinulid, pinuputol ang lahat ng kanilang mga ulo, at nabanggit niya na ang kanyang kapangyarihan ay bumuti. Iniisip niya ang oras nila ni Yuya, pero nalaman natin na isa pala siyang assassin, at pumapatay na siya mula pa noong bata siya. Pero iba ang tingin niya kay Yuya, na sana ay nakilala niya ito ng mas maaga, para maging iba ang takbo ng buhay niya. Ngunit alam niyang kailangan niyang kalimutan ang tungkol sa kanya, dahil siya ang kilala bilang headhunter, at naghahanda siya para sa kanyang susunod na target. Nagpapatuloy ang kwento sa normal na mundo nang bumalik si Yuya mula sa ilog kasama si Kaide, at nakita nila si Rin. Tinanong sila ni Rin kung kumusta ang adventure nila, at kung hindi ba ito masyadong nakaka-stress, habang sinasabi sa kanya ni Yuya na nagawa naman nilang makahuli ng isda. Sinabi ni Kaide sa kanya na wala silang anumang pakikibaka dahil nag-iisang hinuli ni Yuya ang lahat ng isda sa ilog gamit lang ang kanyang kamay. Lumapit siya sa balde ng isda para makita ang dami ng isda na talagang nakuha ni Yuya, at laking gulat din niya. Siya ay nagkomento na tila siya ay may maraming pisikal na lakas, sa parehong paraan kung paano niya ipinakita ang kanyang pisikal na lakas sa kanilang physical class. Nakita ni Yuya na nakahandusay sa lupa ang kanyang huling teammate, si Akira. Tinanong niya si Rin kung ano ang nangyari kay Akira at kung ang kanilang misyon ay napakahirap kaya nag-collapse si Akira, ngunit sinabi ni Rin sa kanya na dapat nilang iwan si Akira ng ganoon dahil sinusubukan ng bata na magpahinga. Sigaw ni Akira kay Rin, sinabi niya sa ibang teammates na si Rin ang gumawa sa kanya kung bakit ganoon siya, at siya ang dahilan kung bakit siya mahina. Sa kabilang banda, nakakagulat na tinanong siya ni Rin kung buhay pa ba siya. Sinabi ni Akira sa kanyang mga kasamahan na ang lahat ay maayos, hanggang sa sinimula nila ang kanilang misyon sa pamamagitan ng pagpili ng lahat ng magagamit na mga gulay.
Nagpatuloy ito hanggang sa ipadala siya ni Rin upang mamulot ng gulay sa bangin, at pagdating niya doon, nakakita siya ng makamandag na kabuti at nagkamali siyang kumain ito, at ginamit din siya ni Rin bilang bitag sa isang oso. Hindi man lang siya pinapansin ni Rin, tsaka, mas interesado si Yuya sa kalagayan niya sa pagkain niya ng mga laso na kabuti. Ipinaalala niya sa kanya na sinabi ng guru sa kanila na ang mga nakakalaso na mushroom ay maaaring pumatay, at tinanong si Akira kung siya ay maayos. Sarkastikong sinabi ni Akira sa kanila na magiging maayos siya kung ang lahat ng kanyang mga kasamahan sa koponan ay maayos. Hindi interesado si Yuya sa palusot na iyon, agad niyang pinuntahan si Akira at sinubukan siyang suriin. Tinanong niya si Akira kung maayos ba siya, at ginagamit niya ang kanyang mahiwagang mga mata upang makita kung may panloob na mali kay Akira. Ang kanyang sistema ay nagpapakita sa kanya na si Akira ay maayos, siya ay nakarelax, at sinabi niya kay Akira upang matiyak na hindi niya ilalagay muli ang kanyang sarili sa panganib at dapat ding magpahinga. Laking gulat ni Akira na may nagmamalasakit sa kanya, sinigaw niya ang pangalan ni Yuya at sinubukan siyang yakapin. Napagpasyahan din ng mga batang babae na sa panahon ng pagsusulit sa film, gagawin nila ang kanilang makakaya. Nagkita ang team sa kanilang tent, at tinanong ni Yuya si Rin kung ano ang nakuha nila ni Akira. Pumunta sila sa mesa ng mga gulay, at laking gulat ni Yuya na ganoon karaming gulay ang nakuha ng mga kasamahan niya. Pinuri niya ang kanilang trabaho, at habang nagtatalo sina Akira at Rin kung sino ang pinakamahusay na gumawa sa field mission, ginagamit ni Yuya ang kanyang mga mata upang suriin ang mga gulay at pati na rin ang kanilang mga pangalan para malaman niya kung alin ang nakakain at alin ang lason. Pagkatapos suriin, inalis niya ang mga nakakalaso na gulay, at siya ay walang pakialam sa itim na truffle at Japanese yam dahil hindi niya alam ang tungkol sa mga ito. Nagpasya siyang tatanungin nila ang mga guru kung lason ang mga gulay o hindi. Tinanong niya ang kanyang mga kasamahan kung sino ang magluluto ng pagkain, at nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila. Wala ni isa sa kanila ang handang gampanan ang ganoong responsibilidad, kaya ngumiti siya sa kanila at sinabing pumunta silang lahat sa bulwagan, at ipakita muna sa guro ang kanilang gulay bago sila magpasya kung sino ang magluluto ng pagkain. Dumating sila sa bulwagan at habang hinihintay niya ang kanilang teacher na si Sawada, nakita niya si Cory. Tinawag siya nito at naglakad para salubungin siya. Binati niya ito ng buong ngiti at tinanong siya kung nag-e-enjoy ba siya sa kanilang field mission. Inamin niya na nag-e-enjoy siya pero mas pipiliin daw niya kung hindi ito isang mission kung saan kailangan nilang pakainin ng hiwalay ang isa't isa. Pinapakalma niya siya, at lahat ng ito ay dahil gusto ng guru na matuto silang mabuti, at nasisiyahan siya sa mission kahit papaano. Tinawag siya ng kanyang mga kasamahan sa koponan at nagpaalam siya kay Yuya at pinuntahan ang kanyang mga kaibigan. Pagkaalis ni Cory, tumakbo si Akira para salubungin si Yuya. Laking gulat niya na si Yuya ay kaibigan ni Cory, at sinabi ng kanyang mga kaibigan na sina Shingo at Rayo, na tama ang mga chismis tungkol dito. Tinanong niya si Yuya kung ganoon ba siya ka-close kay Cory at sinabi niyang gusto rin niyang maging kaibigan si Princess Cory. Laking gulat ni Yuya na tinawag ni Akira na prinsesa si Cory, dahil hindi niya alam na prinsesa ito. Kaya ipinaliwanag ni Rin na technically, si Cory ay anak ng chairman ng kanilang paaralan, ibig sabihin ay isa siyang prinsesa sa kanilang paaralan. Ang kanyang masayang ngiti, at maganda at palakaibigang personalidad ang iba pang dahilan kung bakit siya tinatawag ng mga tao na prinsesa. Maya-maya, dumating ang kanilang teacher na si Sawada, tinitingnan niya ang lahat ng kanilang mga gulay, at masaya siya sa kanila. Sinabi niya sa kanila na hindi lamang sila ang nagdala ng pinakamataas na gulay, ngunit sila rin ang nag-iisang pangkat na walang lason na gulay. Natutuwa siya na sa kanilang mahusay na trabaho, tiyak na makakakuha siya ng bonus sa paaralan. Sinabi niya sa kanila na nadagdagan nila ang kanyang pagkakataong makakuha ng bonus, ngunit hindi sila maaaring tumigil doon dahil ang kanilang pagluluto ay mamarkahan din. Nakikiusap siya sa kanila na tiyaking masarap ang pagluluto nila ng pagkain. Tinanong niya kung sino ang magluluto, at lahat ng iba pang miyembro ay nakaturo kay Yuya. At ubili niyang tinanggap ang responsibilidad, at nang sabihin nila kay Sawada na siya ang magluluto, niyakap siya ni Sawada. Nakiusap siya sa kanya na dapat niyang gawin ang lahat ng kanyang pagsisikap sa pagtiyak na ang pagkain ay mahusay na ginawa dahil ang kanyang bonus ay nakataya. Naiinis siya sa kanyang makasariling intensyon at nagmakaawa sa kanya na magpanggap man lang siya na parang nagmamalasakit siya sa kanila at hindi ang kanyang bonus, ngunit wala siyang pakialam. Bumalik ang team sa kanilang tent para magluto. Sinimula ni Yuya ang paghiwa ng isda bago niya ihanda ang gulay. Nagsisimula siyang magprito ng kanyang isda, at sa huli, ang mesa ay napuno ng pagkain at mga side dishes. Nang matapos ay pinagsilbihan niya ang kanyang mga kasamahan na nakatingin sa pagkain. Sigurado silang magiging napakasarap ng pagkain. Gayunpaman, nang sila ay kumuha ng unang kagat, sila ay hindi makapagsalita. Si Sawada at dalawa sa kanyang mga lalaking guro ay naglalakad sa kanilang toldo nang makita nila ang tambak ng pagkain. Interesado din sila, nagtanong si Sawada kung pwede ba silang tumikim, pinayagan naman sila ni Yuya. Kumuha sila ng isda, at nang kinagat din nila ito, hindi sila makapagsalita. Pakiramdam ni Yuya ay naghanda siya ng mga basura,
Nakikiusap siya sa kanila na magkomento, at lahat sila ay nagsisigawan na ang pagkain ay napakasarap. Sinabi nila sa kanya na ito ang pinakamahusay na pagkain na kanilang nakain sa kanilang buhay, at lahat sila ay pumasok sa negosyo ng pag-ubos ng pagkain. Pagkalipas ng ilang minuto, ang kaninang napuno na lamesa ay nagiging walang laman. Ang lahat ng mga plato ng pagkain ay bumalik sa pagiging mga plato lamang, at sila ay labis na nabusog. Naging emosyonal si Sawada, tinanong niya si Yuya kung gusto niya itong pakasalan. Nagulat ang lahat ng nasa mesa, biglaan ang tanong, at iniisip nila kung seryoso ba siya o nagbibiro. Ipinaliwanag pa niya na sa kanyang paglaki, mas naging interesado siya sa kanyang pagsasaliksik at sa kanyang kasiyahan kaya wala siyang oras para sa mga lalaki. Hindi siya marunong magluto o maglaba, at pagod na rin siya sa pagiging single. Sinabi niya na ang dahilan kung bakit siya pumunta sa field trip na iyon ay dahil gusto niya ng bonus, ngunit hindi niya alam na makikilala niya ang pinakamagaling na kusinero na higit na mahusay magluto kaysa sa sinumang tao na nakilala niya doon. Tinanong niya ulit si Yuya kung gusto niya itong pakasalan. Sa puntong ito, lahat sila ay nagprotesta. Pinaalalahanan ng guru si Sawada na hindi maganda tingnan na gusto niyang pakasalan ang kanyang estudyante, at sinabi pa sa kanya ni Kaide na may ilang dahilan kung bakit hindi niya maaaring pakasalan si Yuya, at hindi siya papayag sa pagsasama. Nagtataka si Yuya kung ang dahilan ng lahat ng pagtutol sa pagsasama ay dahil napakasama niyang tao. Sa huli ay nagsalita siya, sinabi niya kay Sawada na ang kanyang kahilingan ay masyadong biglaan. Nagkomento siya na siya ang kanyang guro, at hindi niya itatanggi na siya ay isang mahusay na guro. Bago niya matapos ang kanyang pahayag, tumalon si Sawada sa kanya at ipinatong ang kanyang ulo sa kanyang dibdib. Nagmamakaawa ang lahat na palayain siya, at nahihirapan din siyang huminga. Sa huli ay itinaas niya ang kanyang kamay na parang isang taong halos mamatay, kaya sinabi ni rin kay Sawada na si Yuya ay nakakakita ng langit. Sa kalaunan, pinakawalan ni Sawada si Yuya, na nagsasabing nakikita na niya ang langit sa katotohanan. Pagkatapos ng mahabang araw, nag-teleport si Yuya sa kanyang tahanan para makipagkita kay Knight. Binabati niya ang kanyang alaga, bagamat sinabi niyang aalis siya sa lalong madaling panahon upang sumama sa kanyang mga kasamahan, agad niyang sinimulan ang paghahanda ng hapunan ni Knight. Pagkatapos niyang maghanda, nakita niyang nagsasaya si Knight sa pagkain. Nagkomento siya na masaya siyang magpasaya ng mga tao, at talagang masaya siya sa tuwing nasisiyahan sina Kaide, Sawada, Knight, at iba pang mga tao sa mga pagkain ginawa niya para sa kanila. Mabilis ang oras, at kailangan niyang bumalik sa field trip para maligo, kaya umalis siya sa kanyang tahanan. Sumama siya sa kanyang mga kasamahan sa banyo, at napansin niyang lahat ng mga estudyante ay nakatingin sa kanya. Tinanong niya si Akira kung bakit nakatingin sa kanya ang lahat, at tinanong siya ni Akira kung hindi niya nakikita na iba ang pagkakabuild ng katawan niya. Tinanong niya siya kung bakit siya nasa Going Home Club gayong kahanga-hanga ang kanyang katawan, at sinabing dapat siya ay nasa mga club kung saan maaari niyang gamitin ang mga ganoong katawan. Sinabi ni Akira na ito ay pandaraya na mayroon siyang kahanga-hangang katawan habang siya ay wala. Naligo din ang mga babae, agad-agad, tinanggal ni Kaide ang kanyang damit, at hinimas-himas ni rin ang kanyang dibdib. Sinabi niya na ang kanyang dibdib ay malaki, at ito ay pandaraya para sa ibang mga estudyante. Dumating din si Cory kasama ang kanyang mga kaibigan, at tinawag ni rin si Kaori upang makita kung gaano kalaki ang dibdib ni Kaide. Naiinggit si Cory at ang iba pang mga estudyante, tumingin sila sa kanilang dibdib at nakita kung gaano ito kaliit, at iniisip nila kung ano ang nangyayari. Tinukso ni rin na hindi kasing laki ng dibdib ni Teacher Sawada ang kanyang dibdib. At ibinunyag nila sa iba na pagkatapos kumain ng pagkain ni Yuya, hiniling ni Sawada kay Yuya na pakasalan siya. Sinabi ni Kaide kung gusto ni Yuya ang dibdib, gugustuhin din niyang ilagay ang kanyang ulo sa kanyang sarili, dahilan upang tanungin siya ni Cory kung gusto niya si Yuya, ngunit itinanggi niya ito at sinabing hindi, bagaman ang katotohanan ay halata sa lahat. Bumalik sila sa kanilang tent para matulog. Nang gabing iyon, may lumitaw na oso sa kanilang tolda at kinuha ang halos lahat ng kanilang mga gulay. Kinaumagahan ng magising ang mga estudyante, napansin nilang hinalughog ang kanilang tent. Iniisip nila kung ano ang maaring nangyari, lalo na't hindi naapektuhan ang kanilang mga personal na gamit. Nagpasya silang bumalik sa kagubatan at maghanap ng almusal, bagaman nag-aatubili si Akira na pumunta. Nakatayo siya doon, halos umiiyak, ngunit hindi niya masabi sa kanyang mga kaibigan kung bakit. Nag-aatubili siyang sumunod sa kanila, at sa kagubatan, napansin niya ang ilang mga palatandaan at mga sirang puno. Napansin ni Yuya na siya ay parang iba at pinuntahan siya. Napansin din ni Yuya ang mga palatandaan, ngunit bago nila binalaan ang mga batang babae, ang oso ay lumapit sa kanila. Agad silang tumakbo palabas ng kagubatan habang hinahabol sila ng oso. Ang mga guro ay nagtuturo sa kanila na dapat silang makahanap ng isang harang, at sila ay tumakbo patungo kay Sawada, na nagtutulak sa kanila patungo sa harang. Habang sinusundan niya sila, nadapa siya, at ang oso ay lumakad patungo sa kanya. Tumingon si Yuya at nakitang nasa panganib si Sawada. Tumakbo siya roon at hinawakan ang oso. Nilalabanan niya ang oso at pinabagsak ang oso.
Habang bumagsak ang oso, pinahahalagahan siya ni Sawada sa pagligtas sa kanya. Sinabi niya bilang kanyang guro, dapat siyang magalit sa kanya dahil sa pagtataya ng kanyang buhay, ngunit dahil iniligtas siya nito, hahayaan niya ito. Tinanong niya ito kung ano ang gusto niya bilang kapalit at kung gusto niya siya. Tinanggihan niya ang alok kaya sinabi niyang susubukan niya muli sa susunod. Nagtataka sila kung ano ang dapat nilang gawin sa oso, at tumawag si Cory sa awtoridad, at nagpa siya silang gawin ang oso bilang bantay ng kanilang paaralan. Natapos ang field trip, at umuwi na sila. Si Yuya ay bumalik sa kabilang mundo, at iyon ang parehong araw na makikipagkita siya sa hari. Pumunta siya sa kagubatan upang salubungin si Princess Alexia at ang kanyang mga bantay, at sa kanyang paglalakbay, nakakita siya ng ilang halimaw. Iniisip niyang lalapitan nila si Alexia, kaya hinarap niya ang mga ito. Pagkatapos makipaglaban sa boss, nakakuha siya ng helmet bilang kapalit. Isinuot niya ang helmet para salubungin si Alexia at ang mga bantay nito. Pagdating nila, hiniling nila sa kanya na pumasok sa karwahe upang maihatid nila siya sa hari, at sinabi niya sa kanila ang tungkol sa kanyang kasama, si Knight. Bago siya magsalita, tumakbo si Knight kay Alexia at bumagsak ito, na halos magdulot ng aksidente. Pinutol ni Yuya ang puno na maaring tumama sa kanila, at napagtanto niyang may nag-target kay Alexia, at iniligtas siya ni Knight. Pumunta siya sa kagubatan upang hanapin ang assassin. Inatake niya ang assassin at nalaman niyang si Luna iyon, nagulat siya. Tinanong siya ni Alexia kung kilala niya si Luna, kaya umamin ito sa kanya at nakiusap na iuwi niya si Luna at pagalingin, dahil hindi niya iniisip na masama itong tao. Tinanggap ni Alexia ang ideya at hiniling din na sundan siya. Gayon din, ang kanyang mga mandirigma ay nag-aalala tungkol sa kanya, dahil siya ay nag-iisa. Nang matagpuan sila ay sinabi niyang bibisita sila sa bahay ni Yuya. Habang cargo si Luna ay nag-teleport sila sa bahay ni Yuya. Nais din malaman ni Alexia kung bakit nakipagsapalaran ang babaeng ito at kung bakit siya inaatake, at kung ano ang kaugnayan ni Yuya at Luna sa isa't isa. Gamit ang teleportation magic, nakarating sila sa bahay. Nilagay niya si Luna sa kama, at hinanda niya ang sarili upang sagutin ang mga tanong ni Alexia. Nagpatuloy ang kwento habang katatapos lang ipaliwanag ni Yuya kay Alexia kung ano ang relasyon nila ni Luna. Siya ay mas interesado sa magic na ginamit niya para maibalik sila sa kanyang bahay. Ipinaliwanag niya na gusto lang niyang gumamit ng magic na nagpadali sa paglalakbay, at sinabi niya kung paano ang teleportation magic ay mga kakayahan lang sa mga alamat. Ito ay magic na umiiral lamang sa mga fairy tales, at kung matuklasan na maaaring gamitin ito ng isang tao, maaari itong humantong sa isang digmaan. Sinabi ni Alexia na ipangako sa kanya na hinding-hindi niya ito gagamitin sa harap ng sinuman, at lumingon kay Luna na sinabi kung gaano katagal niya planong magpatuloy sa pagpapanggap na natutulog. Gustong malaman ni Alexia ang higit pa tungkol sa kanya, ngunit sinabi ni Luna na dapat lang nilang patayin agad siya. Sinabi ni Yuya na gusto niyang malaman ang higit pa tungkol sa kanya, habang hindi siya nakatanggi at hindi niya maiwasang ikwento ang buong buhay niya. Si Luna ay isang ulila na nagtatrabaho bilang isang magnanakaw at naghahalungkat sa basura, araw-araw na nagpupumiglas para lang mabuhay. Sa kabila ng lahat ng iyon, isang tao ang nakahanap sa kanya na nagpa siya na kunin siya. Ang taong iyon ang nagturo sa kanya na magbasa at magsulat, ngunit higit sa lahat ay nagturo sa kanya ng paraan upang mabuhay. Tinuruan niya itong maging isang assassin, dahil siya ay isang profesional at bahagi ng Dark Guild. Ang Dark Guild ay isang kakilakilabot na organisasyon na nagsasagawa ng lahat ng paraan ng krimen. Tulad ng kanyang master, sumali si Luna sa Dark Guild, at nang makumpleto niya ang hindi mabilang na mga assassinations, nakilala siya bilang headhunter. Natigilan si Alexia nang marinig ang pangalang ito, dahil kilalang kilala siya, at kahit si Knight ay alam niya ang tungkol sa kanya. Sinabi pa ni Luna na ang pinakahuling assignment niya ay ang pagpatay kay Alexia, ang unang prinsesa ng Arcelia Kingdom. Nagtataka si Yuya na handa siyang gawin sa kanya ang gusto nila, habang ipinaliwanag niya na sa sandaling inatake niya ang prinsesa, hindi maiiwasan ang pagbitay sa kanya. Kapag nalaman na nabigo siya sa pagpatay sa prinsesa, magpapadala ang Dark Guild ng mga assassin para patayin siya. Siya ay nakatakdang mamatay sa alinmang paraan, at sinabihan si Yuya na hindi siya dapat mag-alala dahil panandalian lang silang nagkasama na nagsanay. Ikinagalit ito ni Yuya na alam niya na ang kanilang oras na magkasama ay maikli, ngunit sinabi kung paano niya nasiyahan ang bawat segundo nito, at iniisip pa rin siya bilang isang kaibigan. Nakiusap siya sa kanya na ihinto ang pagsasalita sa kung ano siya, ngunit huli na ang lahat, at ipinaliwanag niya na hindi na mababago ang kanyang kinabukasan. Hindi rin gusto ni Alexia ang paraan ng pagsasalita niya, at gulat na gulat si Luna na parang pakakawalan lang siya nito. Tinatawanan ni Alexia ang ideyang iyon, at ipinaliwanag na gusto niyang si Luna ang magsilbi bilang kanyang personal na bantay. Sila lang ang nakakaalam tungkol sa pag-atake niya, kaya kung tatahimak sila tungkol dito ay hindi magiging problema. Higit pa rito, ang Dark Guild ay mahihirapang makalapit sa isang bantay ng prinsesa. Hindi pa rin makapaniwala si Luna, at ipinaalala sa kanila na siya ay isang profesional na killer at kriminal.
Gusto ni Lexia na hayaan na lang niya ang kanyang sarili na pagsilbihan siya, ngunit patuloy na ibinababa ni Luna ang sarili. Sa tingin niya ay hindi karapat-dapat ang isang tulad niya na tumabi sa isang kasing bait ni Lexia, dahil marami na siyang napatay na tao. Ang kanyang mga kamay ay puno ng mantsa na hindi na maibabalik, ngunit sinabi ni Lexia na walang mali sa kanyang mga kamay. Sa katunayan, napakalambot ng mga ito, at sinimulan ni Luna na bigyan ng kredito ang paggamit ng paliguan ni Yuya, ngunit huminto, upang edaw niya muli ang sarili. Sapat na ang narinig ni Lexia, at ipinaliwanag na natalo si Luna sa isang laban. Nangangahulugan ito na kailangan niyang kumilos ngayon at sundin ang nagtagumpay, kaya sa wakas ay pumayag si Luna. Sa kagubatan, si Owen at ang kanyang mga tauhan ay desperadong tumakbo mula sa mga halimaw. Nagpasya sila na pinakamahusay na magtiwala na lang kay Yuya, at umatras habang sumisigaw si Owen na umaasang magiging ligtas si Lexia. Pagbalik sa bahay, ang unang utos ni Lexia ay tawagin ang isa't isa sa kanilang unang pangalan, at pumayag si Luna sa utos na ito ng kanyang malupit na pinuno. Ang susunod niyang utos ay ipaalam sa kanya ang tungkol sa paliguan na ito na binanggit ni Luna. Malinaw na sabik si Luna na pag-usapan ito habang ipinapaliwanag niya na hindi lamang nakakabawi ang kanyang paliguan sa pagod, ngunit nakakabawi din ang magic ng isang tao, at may positibong epekto rin ito sa kagandahan. Sabik si Lexia na subukan ito at tinanggihan ni Yuya ang imbitasyong sumali. Sa paliligo, kinailangang ipaliwanag ni Luna sa Mausisa na prinsesa na kaibigan lang niya si Yuya. Si Lexia ay hindi naniniwala sa lahat, at sinabi kung paano malinaw na siya ay may labis na pagmamahal sa kanya. Ipinahayag ni Lexia ang kanyang intensyon na pakasalan si Yuya, ngunit agad na tumutol si Luna. Ipinaliwanag ni Luna na talagang gusto niya ang pagkakaroon niya bilang isang kapartner sa pagsasanay, ngunit wala na siyang alam tungkol sa anumang bagay. Kinugulat siya ni Lexia sa pamamagitan ng pagdedeklara ng digmaan, dahil malinaw sa kanya na kahit na hindi niya ito napagtanto, ang kanyang damdamin ay tiyak na pag-ibig. Sinabi ni Lexia na ang pagpapakasal sa kanya ay gagawin siyang panalo, at hindi na makapagpigil pa si Luna habang tinatanggap niya ang deklarasyon ng digmaan ng prinsesa. Bumalik ang dalawa habang si Yuya ay handa nang magsimulang magluto, ngunit si Lexia ang nag-aalok na gawin ito. Ito ay isang napakabait na kilos, ngunit ito ay lumalabas na siya ay walang ideya kung ano ang kanyang ginagawa, habang naghihiwa ng patatas at halos patayin ang ating bayani. Si Yuya ang nagluto sa halip, at pinasalamatan siya ni Lexia, ngunit si Luna ay hindi magpapatalo at hiniling sa kanya na subuan siya. Ipinaliwanag niya na ang kanyang masakit na mga pinsala ay hindi pa naghihilom, kaya pumayag siyang gawin ito. Tuwang-tuwa si Luna sa kanyang sarili, ngunit gusto rin ni Lexia na masubuan. Ipinunto ni Yuya kung paano siya nasugatan o anumang bagay, ngunit inutusan na lang siya ni Lexia na gawin ito. Umaasa si Yuya na matatapos na ang lahat, ngunit ipinaliwanag ng mga babae na siya naman ang susubuan. Kinabukasan, hinanap ng tatlo si Owen at ang kanyang grupo. Natutuwa si Owen na makitang ayos lang si Lexia, ngunit ipinaliwanag niya na wala namang nangyari. Ipinakilala sa kanya si Knight sa unang pagkakataon, at pinasalamatan siya ni Owen sa kanyang bahagi sa pagprotekta sa prinsesa. Si Luna naman ang susunod na ipapakilala. Hindi nag-iisip na ipinaliwanag ni Lexia na siya ang asasin na sinubukang patayin siya, at simula ngayon, magtatrabaho na siya bilang kanyang bantay. Siyempre, nabigla ang lahat lalo na't sikreto daw yon. Ang sabi niya ay oops, ngunit ito ay naging medyo seryoso dahil si Owen ay nakapaligid kay Luna. Sinubukan ni Lexia na ipaliwanag na ang pagtatangka ni Luna na pumatay sa kanya ay eksakto kung bakit gusto niya siya bilang isang bantay, ngunit walang kahulugan iyon para kay Owen. Ipinaliwanag ni Yuya na nagkasundo na sila, ngunit iniisip ni Owen na maaaring iyon na ang plano niya bilang assassin sa simula pa lang. Ayaw ni Owen na ilagay siya sa ganong uri ng panganib, ngunit sinabi ni Lexia na kung gusto siyang patayin ni Luna, ginawa na niya ito habang sila ay natutulog na magkasama. Pumayag si Owen na ihinto ang paghawak sa kanya sa pagtutok ng espada, ngunit hinding-hindi siya lubos na magtitiwala. Sinabi ni Yuya na mayroon siyang kapuspalad na sasabihin, at ipinaliwanag na hindi na siya makakapunta sa palasyo upang bisitahin ang hari. Ayos lang sana kung kahapon, pero sinasabi niya na may personal na bagay siya na dapat asikasuhin, at iniisip kung paano lang talaga niya kailangan pumasok sa paaralan. Inaanyayahan si Yuya na pumunta kung kailan niya gusto, at sinabi na mayroong isang maliit na nayon sa malapit kung saan siya makakakuha ng mga direksyon. Lahat sila ay nagsasabi ng kanilang formal na palm, ngunit iyon ay hindi sapat para kay Luna, habang siya ay tumatakbo upang bigyan siya ng isang halik. Nagpapasalamat siya sa kanya para sa lahat, ngunit nagpahayag din ng digmaan para sa kanya. Gustong gawin din yun ni Lexia, ngunit masyadong abala si Owen sa pagtitig sa langit para ihinto ang karwahe. Pagkatapos, medyo nalilito si Yuya sa nangyari at digmaan na sinasabi niya, ngunit nagpa siya na huwag mag-overthink dito. Tila nakalimutan niya ang tungkol sa paaralan upang maligo, at nalaman na isang kaibig-ibig na maliit na hayop ang sumama sa kanila. Nagulat si Yuya nang makitang napaamo niya ito, at mas nagulat na tumaas ang kanyang kakayahan sa appraisal, hanggang sa punto kung saan ito ay nabago sa mahusay na pag-unawa.
Sinusubukan niya ang pag-unawa na ito, at nalaman niyang makikita na niya ang mga kakayahan ng iba sa screen ng kanyang stats. Pagkatapos ay ipinagamit niya sa nilalang ang pag-atake sa Holy Ground, ngunit nalaman na ito ay talagang isang kasanayan sa pag-recover. Sinabi niya kung paanong ang kulay ng balahibo nito ay katulad ng kulay ng bukang liwayway, at nagpa siya na pangalanan itong Akatsuki. Pagkatapos ay dinala sa kanya ni Knight ang isang orasan, na ikinagulat ni Yuya nang malaman niyang mahuhuli na siya sa paaralan. Sa kabutihang palad, nakarating siya sa tamang oras, at ipinaliwanag ni Miss Sawada na magkakaroon sila ng kompetisyon sa laro ng bola. Binubuo ito ng ilang iba't ibang laro na gumagamit ng mga bola, at ang mga resulta ay makakaapekto sa bonus na matatanggap niya tulad ng ginawa nito sa pagsasanay sa labas ng campus. Gusto niyang makipagkumpetensya sila hanggang kamatayan para sa kanya, ngunit lahat sila ay medyo hindi masigasig tungkol dito. Ang kompetisyon ay sa malapit na hinaharap, kaya sila ay magsasanay para dito sa panahon ng PE. Ang unang e-sport ay soccer, at sila ay nahahati sa mga koponan. Ipinaliwanag ni Yuya na hindi niya masyadong alam ang mga patakaran, kaya siya ay itinalaga bilang goalkeeper. Nagsisimula ang laban at agad na ipinakita ni Rio ang kanyang mga kakayahan sa pamamagitan ng pag-score ng isang goal. Ang mga babae ay nag-cheer sa kanya, ngunit ito ay umaakit sa lahat, at iniisip ni Akira na sila ay nag-cheer sa kanya. Ipinahayag niya na sa kanyang kasalukuyang estado, hindi siya maaaring matalo ng sinuman, at ipinadala ang kanyang pinakamalakas na shot. Kinarang ito ni Yuya gamit ang isang kamay na parang isang boss, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin dito ngayon. Sinabihan siyang ihagis ito sa abot ng kanyang makakaya, at nabigla ang lahat ng inilunsad niya ito sa buong field, at nagtapos sa goal ng kalaban. Namangha ang lahat, ngunit mas nabigla ng gusto lang niyang malaman ay kung maituturing ba iyon bilang isang puntos. Nagpatuloy ang kwento ng pinuri ng lahat si Yuya para sa isang kamanghamanghang paglalaro ng football. Isa pang tournament ang gaganapin sa school, at kasali na ang pangalan ni Yuya. Tinutukoy pa ni Yuya kung mananalo ba siya, ngunit isang bagay ang napagdesisyonan na ibibigay niya ang kanyang makakaya. Habang pauwi sa kanilang tahanan, sila ay nag-ambala ng pangulo. Dire-diretso niya itong inalok na sumali sa showbiz, mukhang binibigyan niya ito ng gintong pagkakataon. Taliwas sa kanyang inaasahan, tinanggihan niya ang mapang-akit na alok na ito, at ang pangulo ay nakatingin sa kanya nang nakabuka ang bibig. Ang mga kabataan ay naghihingalo na magtrabaho sa showbiz, ngunit nagulat sila na hindi siya interesado dito. Hindi lamang sila nakakuha ng napakagandang halaga, ngunit maaari din nilang tangkilikin ang kasikatan, kasama ang isang pagkakataon na makilala ang mga nangungunang aktor at sikat na manlalaro. Ngunit tatanggihan niya ang lahat dahil masaya siya sa kanyang ordinaryo ngunit kasiyasiyang buhay. Isa pa, kung papasok siya dito, mahihirapan na siyang makaalis dito. Sinusubukan din ng kanyang mga kaibigan na ipaunawa sa kanya ang kamanghamanghang pagkakataong ito. Sinimulan ng paalalahanan ng pangulo ang kanyang sekretarya sa hindi pagkumbinsin itong diehard na gwapong lalaki. Ang kanyang sekretarya ay nagtataka dahil ang kanyang tungkulin ay limitado sa paghahanap sa tao na ito at pakikipag-ugnayan lang sa kanya. Nang mas lalo siyang na-pressure, hindi na napigilan ni Miu ang sarili. Narito ang isang pinaka-dynamic, napakarilag na artista, ito ay hindi kapani-paniwala para sa lahat. Ang pangalawang pagkabigla ay kilala niya ang kanilang kaibigang si Yuya at nag-uusap na parang matalik silang magkaibigan. Komplikado para kay Yuya na ipaintindi ang kanyang sitwasyon sa kanyang mga kaibigan. Pinatawag siya rito para akitin siya ngunit may mga pagtutol dahil pinipilit siya ng mga ito. Dito, ipinakita sa kanila ng pangulo ang isang magazine na mabenta dahil sa kanyang hot na hitsura. Kaya naman gustong panatilihin ng pangulo ang inahing manok na nangingitlog ng ginto. Upang makuha ang kanyang pag-aproba, handa siyang gawin ang lahat. Sa kasamaang palad, may nahulog na flyer kay Yuya. Ito ay walang iba kundi isang tournament ng isang laban kung saan maglalaro si Yuya. May kumikislap sa isip ng pangulo. Napagpasyahan niyang gamitin ang pagkakataong ito, at kukuha siya ng tulong mula sa OSE Academy para i-click ang kanyang larawan sa tournament na ito. Pagkatapos kunin, pinaplano niyang ipadala ito sa publishers. Nang walang pahintulot, hinihila niya ang kanyang sekretarya patungo sa opisina ng punong guro. Sumunod din sa kanila si Miu, at natatarantang nakatingin sa kanila si Yuya. Sa gubat, si Yuya at ang kanyang mga kaibigan ay nagsasanay. Napatay ni Yuya ang isang halimaw sa isang hit at nagkalat ang mga kalansay nito. Kasama rin niya sina Knight at Akatsuki para samahan siya. Matapos maging napakalakas, nakakaramdam pa rin siya ng kakulangan sa kanyang sarili at gusto niyang maging mas matatag at makapangyarihan. Gayun din, dapat siyang maging mas mahusay sa paggamit ng mahika at espada ng sabay-sabay, ngunit tinutukoy pa rin niya kung maaari siyang maging makapangyarihan sa kanyang mga diskarte. Sa pamamagitan ng pagninilay-nilay sa ideyang ito, napagpasyahan niyang pumasok ng malalim sa kagubatan. Alam na alam niya ang panganib ng kagubatan habang palalim ng palalim sa kagubatan. Dito, nakatingin siya sa isang matinik na itim na puno na hindi karaniwan.
Ang punong ito ay parang isang kayamanan na tumutubo sa isang misteryosong lugar, at hindi ito masisira. Gamit lang ang magic ng isang elf, pwede na itong magkaroon ng crack. Matapos basahin ang tungkol sa mga katangian ng pambihirang punong ito, hiniling niya sa kanyang mga kasama na maging mas maingat dahil ang lugar na ito ay maaaring maging mas mapanganib. Sa sandaling iyon, napansin niya ang isang higanteng halimaw. Una, ipinapalagay niya ang kanyang cute na akatsuki, ngunit nakatayo siya kasama niya na taliwas sa kanyang inaasahan. Ang isa ay isa pang halimaw na itinapon siya sa lupa. Ang kapangyarihan ng halimaw na ito sa likod ng kanyang imahinasyon at kakayahan ay hindi kapanipaniwala. Sa panahon ng laban, naiisip niyang pagalingin ang kanyang sugat sa pamamagitan ng pag-inom ng kanyang potion. Ngunit hindi niya ito binibigyan ng pagkakataon sa pamamagitan ng pagpapabagsak sa kanya sa lupa. Muli siyang tumayo sa kanyang mga paa at nagpas siyang pigilin ito hanggang sa bigyan niya ng pagkakataon ang kanyang mga alaga na tumakas dito. Sa kabutihang palad, isang nangingibabaw na boses ang maririnig mula sa madilim na bahagi ng kagubatan. Tinulungan niya siya sa pamamagitan ng paglupag sa halimaw na ito. Sa isang sipa, naitapon na niya ang makapangyarihang halimaw na ito. Ito ay isang heroic entry ng isang cute na maliit na kuneho, ngunit siya ay mas malakas kaysa sa kanyang naiisip. Nang binati niya sila, nagtataka sila dahil nagsasalita siya. Kasabay nito, tumayo na rin ang halimaw para sa counterback, ngunit hindi niya alam kung sino ang kanyang ginugulo. Sa panibagong sipa, winasak niya ang halimaw na naglaho sa hangin, maging maraming puno din ang nawasak sa kanyang pangangibabaw sa kapangyarihan. Naging curious si Yuya at gustong malaman pa ang tungkol sa kanya, kaya naman sinusuri niya ang status niya. Siya ay isang sumisipa na kuneho na may hindi kapanipani walang lakas. Upang suriin ang kanilang kapangyarihan, hiniling niya sa kanila na ipakita ang kanilang sipa. Gustong ipakita ni Yuya ang kanyang kapangyarihan, ngunit hindi siya pinayagan mauna ni Akatsuki. Sa sobrang kumpiyansa, sumulong si Akatsuki gamit ang isang catwalk na parang walang makakatalo sa kanya. Ang Kick Rabbit ay nag-check sa kanya sa pamamagitan ng isang sulyap. Ngayon, si Knight naman ang ipapakita ang talento. Mas maganda ang move kick niya kaysa kay Akatsuki. Dito, sumulpot si Yuya na may kahangahangang sipa. Naobserbahan niya ang kanyang talento sa sipa na ito, ngunit hindi kahangahanga ang kanyang sipa. Sa makatuwid, tumalon siya sa lupa at ipinakita sa kanila ang isang tunay na sipa. Sa isang kaakit-akit na paggalaw ng kanyang binti, gumawa siya ng isang butas sa isang napakalaking puno. Napaawang ang bibig ni Yuya dahil gumawa siya ng butas sa matigas na punong itim na imposibleng masira. Dito, nagsimula ang pagsasanay ni Yuya, tinuturuan siya kung paano igalaw ang kanyang paa at talunin ang kanyang kaaway sa isang sipa. Nang ang Kick Rabbit ay natanto na siya ay naging bihasa, pagkatapos, siya ay tumalon upang labanan siya. Habang nakikipaglaban, hindi siya nagpapakita ng awa sa kanya. Ang isang iconic na antas ng pakikipaglaban ay nagpapalakas sa kanya sa pisikal. Hindi maintindihan ni Yuya kung bakit niya ito tinuturuan. Pinili niya ang kanyang kahalili dahil tinanggihan niya ang dalaga na nangahas na sirain ang kagubatan. Ang kanyang mga alaga ay nanunood ng laban na ito. Sa laban, hindi nila namalayan na sumikat na pala ang araw. Nang maglaon, dinala niya siya sa bahay at kinikilala ang kanyang mga diskarte, na tinuturuan niya siya bilang kanyang master. Pero bakit gusto niyang gawin siyang kahalili niya? Ang tanong na ito ang pumapasok sa kanyang isipan. Ang Kick Rabbit na ito ay nakakuha ng titulong Diyos, hindi siya ordinaryong kuneho. Hindi lamang siya, ngunit mayroon ding maraming mga Diyos sa mundong ito upang mapanatili ang balanse. Pagkatapos ng pagiging Diyos, dapat silang pumili ng kanilang mga kahalili upang matutunan nila ang lahat ng mga diskarte, at nais niyang ipagkaloob ito sa kanya. Muli, itinaas niya ang tanong sa kanilang isipan kung aling bagay ang gusto niyang gawing balanse, at kung paano kailangang labanan ng kuneho ang kasamaan na gustong wasakin ang kalikasan at sangkatauhan. Mas matindi sila kaysa sa inaasahan nila. Sa makatuwid, kapag ang isang mabuting halimaw ay nagtagumpay sa isang tiyak na sining, siya ay nagiging isang Diyos. Pagkatapos niya, gusto niyang sirain niya ang kasamaan, dahil nakita niya ang potensyal sa kanya. Sa kabila nito, plano niyang tanggihan siya dahil gusto niya ng ordinaryong buhay. May pagpipilian siyang tanggihan siya, at tinanggap niya ito. Gayunpaman, nais ni Yuya na matuto ng maraming bagay mula sa kanya, dahil kailangan niyang maging mas malakas upang madaig ang lahat ng mga halimaw. Ang Kick Rabbit ay handa na para dito. Bilang kapalit, kailangang turuan siya ni Yuya ng kanyang mahika, na hindi karaniwan. Gusto niyang magkaroon ng magic sa rehiyon ng kadiliman para mapalakas ang kanyang kapangyarihan. Handa na si Yuya para dito, dahil natutunan niya ito mula sa Great Sage. Dahil tinanggap na nila ang kasunduan, nagkamay sila. Ngayon, pareho na silang master at apprentice sa parehong oras. Sinimulan ng Kick Rabbit ang kanyang pagsasanay sa kagubatan, kung saan hinahabol niya ang Mithril Boar. Ang Mithril Boar ang pinakamakapangyarihang halimaw sa kagubatan, at hiniling niya sa kanya na maghiganti para sa kanya. Sa kabilang banda, iniisip ni Yuya na masyadong maaga ang paghihiganti sa kanya.
Iniiwasan ni Yuya ang lahat ng kanyang mga pag-atake, ngunit ito ay masyadong komplikado. Sa kabila nito, ginagawa niya ang lahat ng kanyang pagsisikap para mapabagsak siya. Ang kanyang mga alagang beast at ang kick rabbit ay nag-e-enjoy sa palabas. Pagkatapos, nag-aalala si Knight sa kanyang amo at gustong tulungan siya. Bago siya makasama sa kanya, hiniling sa kanya ng kick rabbit na huwag gawin ito, dahil naniniwala siya sa kanyang pinili. Sa sandaling iyon, kinuha ni Yuya ang hunter mula sa kanyang kahunang item, at ginapos ang mithril boar dito. Pagkatapos nito, pinabagsak niya ang mithril boar sa lupa. Ito ay isang imposible, ngunit nagawa niya ito, at ang kanyang mga alagang beast ay masaya para sa kanya. Tumalon na rin sa kaligayahan si Yuya dahil nagtagumpay siya. Bukod dito, higit pa ang inaasahan sa kanya ng kick rabbit. Gusto niyang patayin niya ang halimaw sa isang sipa. Pagkatapos ng matinding pagsisikap, sinusuri niya ang kanyang status kung saan nakuha niya ang kayamanan, at tumaas ang antas ng kanyang kapangyarihan, ngunit hindi siya sapat upang talunin ang kasamaan. Kasabay nito, ang proseso ng ebolusyon ay nagsisimula habang siya ay nagulat dito. Hiniling ng kick rabbit na huminahon, dahil walang magbabago sa hitsura niya. Ang ebolusyon na ito ay hindi gumagawa ng pagkakaiba sa kanyang hitsura, ngunit nagpayaman sa kanyang kapangyarihan at kakayahan. Dahil pagod na si Yuya, hiniling sa kanya ng kick rabbit na magpahinga at gumawa ng iba pang trabaho, sapat na para sa araw na ito. Pagkasabi nito ay tumalon siya sa ere na parang nasa lupa. Sa klase, inayos na ang setup ng tournament. Ang mga mag-aaral ay handa na upang gumanap sa kanilang kakayahan, at si Yuya ay nagpapasalamat dahil walang resulta ng ebolusyon. Sa sandaling iyon, mukhang handa na ang pangulo na i-click ang kanyang mga larawan. Pagkatapos nito, lumitaw ang ping-pong champion na mahilig manood kay Yuya. Dahil si Yuya ay ang taong alam na alam kung paano gawin ang sitwasyon sa kanyang gusto, ngunit pinagbantaan niya si Yuya, sa pagkakataong ito ay hindi na niya ito gagawing manalo. Nagsisimula ang larong ping-pong habang medyo confident ang miyembro ng kalaban na koponan, hindi siya ordinaryo na player dahil naglaro na siya sa national level. Ang pinakakapanapanabak sa kanya ay palagi niyang natutugunan ang kanyang target. Nang inihagis niya ang bola sa kanya, pinapahanga niya ang mga manunood, dahil medyo agresibo ang estilo ng paglalaro niya, at simula pa lang ito ng laro. Si Yuya ay nag-ipon ng kanyang lakas ng loob, at sinagot ang kanyang bastos na pag-uugali sa pamamagitan ng pagbutas sa mesa. Dahil siya ay may kapangyarihan ng ibang mundo, kung gayon paano magiging makapangyarihan ang isang tao sa kanya. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng lakas, lahat ay tumitingin sa kanya bilang isang alien. Ito rin ang nagpakaba sa kanya na umatras sa laro. Pagkatapos nito, naghihintay siya nang biglang lumitaw si Kaidei, at hiniling sa kanya na maging isang manlalaro sa volleyball. Isang tao ang nasugatan sa kanyang koponan, kaya kinuha niya ito bilang isang manlalaro. Nag-aalangan siyang sumama sa kanya dahil alam niyang gagawa siya ng gulo sa laro. Nakikinig din ang presidente sa kanilang usapan, at hinihila ang kanyang mga camera person sa volleyball stadium. Dito, si Kaide lang ang kinukunan ng cameraman na mukhang kaakit-akit. Sa kabilang banda, nagpasabog si Yuya sa pamamagitan ng pagtama ng bola. Sa pamamagitan ng panunood nito, ang kalaban na koponan ay nag-withdraw sa laro. Nang tingnan ng presidente ang kamera, naasar siya dahil kinunan lang nila ng litrato ang figure ni Kaide. Hindi lang ito, kung saan man magpunta si Yuya, gumagawa siya ng kaguluhan. Mamaya sa mga laro, inaaliw siya ng kanyang mga kaibigan dahil nanalo naman sila, at mas mahalaga ang tagumpay sa ngayon. Ang isa pang problema ay lumitaw si Corey. Nasugatan ang kanyang teammate kaya humihingi siya ng tulong. Bago pumasok sa field, hiniling sa kanya ng nasugatang manlalaro na mag-ingat dahil sinasaktan niya ang lahat. Sa tennis ground, pinagbantaan siya ng kanyang mga kalaban na magagaya sa parehong kondisyon tulad ng nakaraang manlalaro. Dito, nalampasan ni Corey ang shuttle sa pamamagitan ng pagtama sa bakal na tarangkahan. Sa pangalawang pagsubok, binato niya ang mga tao ng badminton. Hindi niya alam kung paano ito natanggal sa kamay niya. Ngayon, naintindihan na ni Yuya ang nangyayari. Ang player ay na-injured dahil sa kanya, hindi siya marunong maglaro. Kaya, hindi siya pinapayagan ni Yuya na maglaro at manalo sa larong ito na parang pro. Kinarap niya ang parehong maangas na mga manlalaro at pinatumbas sila. Sa huli, nagkaroon ng pagkakataon si Corey na ipakita ang kanyang nawasak na kasanayan, ngunit hindi siya pinayagan ni Yuya. Alam niya ang kanyang mga kakayahan at naglalaro siya para sa kanya. Pagkatapos manalo, pinupuri sila ng lahat. Habang pauwi, pinakiusapan siya ni Corey na sabay sila pauwi. Umayag naman si Yuya at gustong pumunta sa magandang lugar, dahil gusto niya itong pasalamatan. Sa kabilang banda, pinasaya siya ni Yuya sa pagsasabing sapat na para sa kanya na makasama siya sa paglalakad, at sa sobrang tuwa, kinalikan niya ito sa pisngi bilang pasasalamat. Samantala, nakikita natin ang Kick Rabbit habang nakikipaglaban siya sa isa sa mga vial. Ipinagtanggol ng Kick Rabbit ang sarili sa pamamagitan ng mahika, at nagulat ang batang babae, dahil hindi naman siya gumagamit ng mahika.
Pinasasalamatan niya si Yuya sa pagtuturo sa kanya, at muling inayos ng batang babae ang kanyang mga prioridad, na nagpa siya na si Yuya ay isang mas malaking banta. Kaya umalis siya para hanapin siya at harapin muna. Tinitingnan ng hepe ng ahensya ang kanilang susunod na issue, at masaya siya sa lahat ng mga larawan ni Yuya. Iniisip niya kung gaano kahusay ang pagbebenta ng magazine, ngunit ang kanyang nasasakupan ay nag-aalala na ang iba pang mga ahensya ay hahabol lahat kay Yuya kapag nakita nila ito. Gayunpaman, hindi nag-aalala ang hepe, at tila may plano ito para masigurado na hindi makakatanggi si Yuya na sumali sa kanilang ahensya. Pagbalik sa bahay ni Yuya, magkasamang nag-aaral sina Yuya at Cory. Pinasalamatan siya ni Yuya sa pagtulong sa kanya sa kanyang matematika, ngunit sinabi niyang wala itong problema dahil tinuturuan din siya nito ng Ingles. Pero nagpapasalamat din si Yuya sa kanyang language comprehension skill na ginagawang madaling maintindihan ang English. Sa isang flashback, nakita natin ang dalawa na naglalakad pa uwi, at nalaman natin na malapit na ang kanilang mga pagsusulit. Nag-aalala si Yuya sa kung anong gagawin niya, at nagulat si Cory na may hindi siya mahusay, kaya siya ang nagsuggest na mag-aral sila ng magkasama. Nakilala niya si Akatsuki sa unang pagkakataon, at nakita niyang cute ang mga alaga nito habang natutulog. Hiniling niyang gamitin ang banyo, ngunit pagkatapos niyang umalis, iniisip ni Yuya kung mahahanap niya ito. Napunta si Cory sa harap ng pinto sa kabilang mundo, at sinundan siya ni Yuya. Sinabi ni Cory na naramdaman niyang tinawag siya ng pinto, at kinabahan si Yuya. Ipinaliwanag niya na ang pinto ay kumukonekta sa ibang mundo, at sinabi niya sa kanya na subukang ipasok ang kanyang kamay sa pintuan. Ang kanyang kamay ay napahinto ng isang barrier, at ipinaliwanag ni Yuya na ang mga taong pinahihintulutan niya lamang ang maaaring makapasok. Nagtataka si Cory kung ano ang kabilang mundo, at ipinaliwanag ni Yuya na ito ay isang mundo ng mga halimaw at mahika, na nagpapakita kung paano niya nagagamit ang mahika. Namangha si Cory, at ipinaliwanag ni Yuya na lahat ito ay salamat sa kabilang mundo, kung saan natutunan niya ang mga kasanayan na nagbigay daan sa kanya upang harapin ang mga gangster na umatake sa paaralan, at iligtas ang lahat mula sa sunog sa department store. Hindi makapaniwala si Cory, at nag-aalok si Yuya na ipakita siya sa kabilang mundo. Hinawakan niya ang kamay niya, at tumawid ang dalawa sa kabilang mundo. Nagulat si Cory nang makitang mayroon talagang ibang mundo, at sinabi sa kanya ni Yuya na parehong nagmula sa mundong ito sina Knight at Akatsuki. Ipinaliwanag niya na si Knight ay isang Fenrir, na parang isang lobo, at si Akatsuki ay parang baboy, ngunit si Akatsuki ay nasaktan nang marinig ito. Biglang lumitaw ang window status ni Cory, at ipinaliwanag ni Yuya na ang kakayahan sa mundong ito ay kinakatawan ng mga estatistika. Nagulat siya nang makitang mas mataas ang panimulang stats niya kaysa noong nagsimula siya, naaalala kung paano lang siya nagkaroon ng isang puntos sa bawat stat. Ipinaliwanag niya kung paano siya nag-level up sa mundong ito, at kung paano ganap na nagbago ang kanyang hitsura dahil dito. Kaya pakiramdam niya ay nandaraya siya, at hindi sana siya matatanggap ng lahat kung hindi dahil dito. Ngunit si Cory ay nagbabago ng topic, na humihiling na makita ang higit pa sa mundo. Binanggit ni Yuya na delikado sa labas ng barrier ng kanyang bahay, ngunit pumayag na ipakita pa siya sa ibang pagkakataon. Pinapangako niya sa kanya, at hiniling ni Yuya sa kanya na itago ang kanyang sekreto, na ipinaramdam sa kanya na parang may espesyal silang relasyon, at nagsimula siyang maging mas malapit sa kanya. Samantala sa kabisera, bumalik si Lexia sa palasyo, at ipinagtaka ng hari na wala si Yuya sa kanila. Ipinaliwanag ni Owen na kailangang baguhin ang kanilang mga schedule, at iniisip ng hari kung may kinalaman nito kay Luna. Agad na inamin ni Luna na sinubukan niyang patayin si Lexia, at hinawakan ng hari ang kanyang espada, naghahanda na patayin siya. Sinugod niya ito ngunit sa huli ay napahinto, at kinikilala niya ang kanyang kakayahan, dahil napagtanto niya na ang kanyang espada ay may kakayahan na maputol ang anumang bagay na sumusubok na pigilan ito, kaya pinigilan niya ang kanyang mga braso sa halip. Nagalit si Lexia sa kanyang ama, sinabi sa kanya na desisyon niya na kunin siya bilang isang bantay, at sinabing kamumuian niya ito kung saktan niya ito. Nalungkot ang hari nang marinig ito, at kinilala na niya si Luna bilang isa sa mga bantay ni Lexia. Pagkatapos noon, tinanong ng hari kung paano at higit pa tungkol kay Luna, at ipinaliwanag niya kung paano siya kilala bilang headhunter ng Dark Guild. Nagtataka ang hari kung paano nauugnay ang mga bagay kay Yuya, at ipinaliwanag ni Owen na si Yuya ang nakahuli kay Luna, at kung paano niya dinala sina Luna at Lexia pabalik sa kanyang bahay. Ngunit nang marinig niya kung paano nanatili si Lexia sa bahay ng isang lalaki, nagsimula siyang mag-amok, iniisip kung paano niya gustong hiwain si Yuya. Sinabi sa kanya ni Owen na walang nangyari, ngunit sinabi ng hari na hindi siya makakatiyak dahil wala siya roon. Samantala, nakita natin ang lalaking nakamaskara na minsang nagtangkang patayin si Lexia. Nalaman natin na siya talaga ang unang prinsipe na si Rager, at ang subordinate ay nagsasabi sa kanya tungkol sa kung paano kinuha ng isang sumusuportang maharlika si Luna para patayin si Lexia. Pero nauwi sa kabiguan dahil kay Yuya, at naging bantay pa siya ni Lexia. Binanggit din ng kanyang nasasakupan kung paano naimbitahan si Yuya sa palasyo, at ito ay nagbibigay ng ideya kay Rager.
Ibinibigay niya sa lalaki ang kanyang lihim na sandata, isang magic ceiling barrier, na maaaring hindi paganahin ang lahat ng magic sa loob ng lugar nito. Gagawin itong walang kapangyarihan ang lahat ng magic user na nagbabantay sa hari, at ang tanging mga taong kailangan nilang harapin ay sina Owen at Luna. Ang kanyang tao ay nag-aalala na sila ay malantad kapag ang plano ay nabigo, ngunit sa tingin ni Rager ay maaari nilang isisi ito kay Yuya kapag siya ay bumisita. Si Yuya ay nakakakuha ng dagdag na araw ng pahinga pagkatapos ng kompetisyon ng Academy, kaya naghahanda siyang bisitahin ang Kapitolyo. Gumagawa siya ng ilang pagha-hunting pagtalo ng isang tupa na halimaw na nagda-drop ng ilang mga item, kabilang ang isang pambihirang bedeng item na mahiwagang nagbibigay ng pinakamahusay na karanasan sa pagtulog. Nagtungo si Yuya sa kalapit na bayan, at nagulat siya nang makitang may mga catgirl at beastmen sa mundong ito. Tumungo siya sa guild, naghahanap upang makipagkalakalan, dahil wala siyang pera sa mundong ito. Nakikita ng master ang kanyang pangalan na kakaiba, at hindi nakikilala kung saan siya nagmula. Ipinaliwanag ni Yuya na siya ay mula lamang sa isang maliit na isla, at iniisip ng master na maaari siyang isang maharlika batay sa kanyang hitsura. Sumusumpa si Yuya na isa lang siyang regular na lalaki, ngunit mahirap paniwalain ang master. Nagtataka ang master kung ano ang gusto niyang ibenta, at nagulat siya nang makita niya ang item box skill ni Yuya. Si Yuya ay naglabas ng isang bangkos ng mga paminta, at ang master ay agad namang namangha sa lalagyan. Sinuri niya ang mga paminta, at nalaman niyang ito ang pinakamataas na kalidad na nakita niya. Ngunit sa tingin ni Yuya ay pangkaraniwang paminta lamang ito mula sa lokal na tindahan. Nag-aalok ang master na bilhin ang lahat ng ito sa halagang 100 gintong barya, at nagtataka si Yuya kung marami iyon, at inamin na hindi niya alam ang halaga ng pera sa kaharian. Ipinaliwanag ng master na ang isang karaniwang pamilya ay maaaring mabuhay ng comfortable sa 5 gintong barya bawat taon, kaya ang 100 ginto ay sapat para sa isang buong pamilya upang mabuhay sa loob ng 20 taon. Binigyan din siya ng master ng guild card na magagamit para sa pagkakakilanlan, at nagtanong si Yuya kung paano makarating sa Kapitolyo. Sinabi sa kanya ng master ang tungkol sa bagon na dumidiretso sa Capitol. At pagdating niya doon, namangha si Yuya sa dami ng tao. Itinuro ni Akatsuki ang palasyo, at nagsimulang mag-alala si Yuya, iniisip na out of place siya sa lugar. Tumungo siya sa palasyo, at tinanggap siya ni Owen. Sinabi sa kanya ni Owen na dumiretso sila upang makita ang hari, at si Yuya ay nataranta, sa pag-aakalang hindi siya handa. Ngunit sinabihan siya ni Owen na huwag mag-alala, dahil ito ay isang informal audience lamang. Nakita natin sina Lexia at Luna na naghihintay sa loob ng silid, at nagbigay galang si Yuya sa hari. Agad na binanggit ng hari kung paano nag-propose si Lexia sa kanya, at nagsimula siyang mawala sa kalmado, sa pag-aakalang si Yuya ay nang-aakit sa kanyang anak na babae, ngunit napatahimik siya ni Owen. Hindi humanga ang hari, dahil walang dalang regalo si Yuya para kay Lexia, kaya mabilis na inilabas ni Yuya ang bedeng set na nakuha niya sa halimaw na tupa. Natutuwa si Lexia nang makita ito, ngunit tila nagagalit ang hari, na nag-iisip na sinusubukan niyang akitin ang kanyang anak na babae sa harap niya mismo. Sinubukan ni Owen na pigilan ang hari, sinabing hindi alam ni Yuya ang kanilang mga kaugalian, at nagtataka si Yuya kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Lexia na ang pagkuha ng kumot bilang isang regalo, ay nangangahulugan na gusto mong pakasalan ang tao na iyon, at makibahagi sa kama sa kanila. Napagtanto ni Yuya na nagkamali siya, at naghanda ang hari na hiwain siya, ngunit bigla silang inatake ng mga assassin. Inutusan ng hari ang kanyang mga bantay na magpaputok, ngunit isa sa mga lalaki ang nag-activate ng magic ceiling barrier, na pinatigil ang mga arrow. Ang mga assassin ay umatake, ngunit natalo sila ni Yuya, at kasama ni Knight, madali niyang napabagsak silang lahat. Niyakap siya ni Lexia at pinuri, ngunit nagseselos si Luna at sinubukan siyang hilahin palayo, habang masamang tiningnan ng hari si Yuya. Matapos ang pambubugbog sa mga sumugod na assassins, ang mga gwardya ay nag-uusap sa kanilang mga sarili, at nabigla silang malaman na ang nasa likod ng lahat ng ito ay ang prinsipe. Narinig sila ni Yuya at nagmamakaawa si Owen na humihingi ng tulong sa kanya upang malutas ang hidwaan. Kaya't pumunta siya sa silid ng prinsesa upang matiyak na ayos lang siya, ngunit mukhang siya rin ang nasa isip niya habang lumalabas ito upang salubungin siya sa labas na nakatayo doon habang nakaunat ang mga braso. Siya ay nagtanong sa kanya ng may Pinonabic kung gusto niyang tingnan ang Royal Capital, dahil siya ay nanggaling pa sa malayo. Sayang naman kung babalik siya nang hindi man lang na masyal. Nagulat siya nang mag-propose siya na pwede siyang ilibot kung gusto niya. Buong oras na nakikinig si Luna at sumisingit upang bigyan ng babala ang prinsesa na hindi niya dapat iniisip na lumabas sa labas ng kastilyo kung isa sa alang-alang ang mga pangyayari sa paligid ng kanyang kamakailang pagtatangkang pagpatay. Pero sagot naman ni Lexia na hindi naman daw big deal dahil alam na nilang kuya niya ang nasa likod ng lahat. Gayunpaman, tumanggi pa rin si Luna at hiniling niya na manatili ang prinsesa sa loob ng bahay habang dinadala niya si Yuya sa paglilibot sa paligid ng Kapitolyo.
Mahigpit na tutol si Lexia sa ideyang ito dahil alam niyang sinasabi lang iyon ni Luna dahil gusto niyang mas solo si Yuya, kaya naging pagtatalo ang buong pangyayari dahil kay Yuya. Naririnig ni Owen sa background ang lahat ng kanilang kaguluhan, kaya't siya ay nag-iisip at nagbibigay ng isang makatwirang solusyon sa problema sa pamamagitan ng pagmumungkahi na ililibot niya si Yuya sa paligid habang ang dalawang babae ay mananatili sa kastilyo. Ngunit dahil siya ay isang tao na dumating na may perpektong lohikal na pag-aayos, tinatanggihan nila ang kanyang panukala na may galit na mukha. Sa huli, si Yuya ay inililibot sa paligid ng parehong mga babae, habang si Owen ay nakatago sa background na binabantayan ang prinsesa. Nakikita ni Lexia ang isang tindahan ng alahas, at iminumungkahi na tingnan nila. Ngunit may ibang plano si Luna dahil gusto niyang pumunta sila sa smithy na nasa unahan lang nila. Bagamat si Yuya ay isang malakas, wala siyang magawa para gumawa ng matatag na desisyon, kaya nakatayo siya roon na parang lemon habang hawak ng mga babae ang bawat kamay at ipinagpatuloy ang kanilang pagtatalo sa harap ng lahat ng karaniwang tao. Ang ilan sa kanila ay nakapansin at nagkomento kung gaano siya kaswerte na may dalawang magandang babae na nag-aaway sa kanya. Ang ilan ay nag-iisip na ang batang ito ay maharlika na nabubuhay sa pangarap. Habang naglalakad sila sa kalye, napansin niya ang isang karatula na nagpapahiwatig ng Guild ng Adventurer. Tinanong siya ng mga babae kung interesado siyang magparehistro. Kinumpirma niya ang kanyang interes, at ipinaalam sa kanila na bahagi na siya ng Merchant's Guild, sa kabila ng katotohanan na mas marami siyang nakakaharap na halimaw. Nang marinig ito, iminungkahi ni Luna na pumasok sila sa loob at mag-sign up upang maging isang adventurer na magbibigay daan sa kanya na harapin ang quest para sa dagdag na pera. Nang malaman ni Lexion na interesado rin ang kanyang bodyguard na mag-sign up, sinubukan niyang pigilan ito. Ngunit ipinaliwanag ni Luna na dahil hindi niya kasama ang prinsesa 24/7, gusto niya ng mas maraming paraan para kumita. Sa pagpasok sa gusali, nagpakita rin ang prinsesa ng interes na magparehistro dahil nandidiri siya sa ideya na magkasama sila Luna at Yuya. Gumagawa siya ng isang eksena sa kanya na ang pag-uugali ay wala na sa karakter. Inaabot ng receptionist ang dalawang form kina Luna at Yuya para fill upon. Nagtanong siya tungkol sa kanyang mga familiar, ngunit inaabisuhan siya ng receptionist sa desk na hindi sila kinakailangang magparehistro. Nang pinupunan ang form, nakarating siya sa isang lugar na nagtatanong sa kanya tungkol sa mga uri ng magic. Iniisip niya sa kanyang sarili na kung sasabihin niya sa kanila na alam niya ang lahat ng uri ng mahika, ito ay magiging isang malaking bagay. Partikular din niyang naalala na mahigpit siyang binalaan na huwag sabihin sa mga tao ang tungkol sa kanyang teleportation magic. Kaya't nagpasya siyang punan ito ng isang bagay na hindi nakakapinsala at isinulat na alam niya kung paano gumamit ng tubig, apoy, at mahika ng hangin. Pagkatapos nito, tinanong niya ang receptionist tungkol sa isang seksyon na gustong ibunyag ng aplikante ang kanilang magic energy capacity. Sumagot siya sa pamamagitan ng paghawak ng bowl ang kristal na ginagamit upang sukatin ang kanilang antas. Nagtataka si Yuya na malaman kung nagagamit ba nila ang numero ng mahiwagang enerhiya mula sa kanilang status, ngunit napaliwanagan niya ito na bagaman gumagana rin iyon, maraming adventurer ang nagsisikap na panatilihing nakatago ang mga bagay. Kaya para makakuha ng ganap na tumpak na pag-uulat, ginagamit ang bola. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapalit ng kulay batay sa dami ng kapasidad ng magic energy na taglay ng user. Inilagay ni Luna ang kanyang kamay sa bola, at ito ay naging dilaw. Sinabi niya na hindi pa siya naging mahusay sa paggamit ng magic. Iniisip ni Yuya sa sarili kung ano ang ibig sabihin ng kulay dilaw. Ang kanyang pag-iisip ay nag-ambala ng receptionist na nagsasabi sa kanya na sukatin ang kanyang lakas. Sa sandaling inilagay niya ang kanyang kamay sa bola, ang kanyang mahiwagang kapangyarihan ay hindi masusukat sa mga chart na ang kristal ay nabasag sa mga piraso sa harap mismo ng mga mata ng lahat. Mukhang nabigla sila, maliban sa prinsesa na bakas sa mukha ang excitement. Hindi makapaniwala ang receptionist na may sapat siyang lakas para basagin ang bola ng ganoon. Pinipilit niyang magbayad para sa bago, ngunit tinanggihan siya nito na gawin iyon dahil wala siyang intensyon na sirain ito. Nakatayo doon si Luna na nagtataka kung sino ba talaga si Yuya. Ang receptionist ay nakilala natin ngayon na si Emilia habang sinusuri ang mga form. Laking gulat niya nang malaman na nagagamit ni Yuya ang tatlong iba't ibang uri ng mahika. Siya ay nagulat sa kanyang reaksyon, at nagtanong kung ito ay isang kakaibang bagay na mabiyayaan ng kakayahang iyon. Ipinaalam niya sa kanya na ang mga nagtataglay ng ganoong antas ng mahika ay inilalagay sa loob ng kaharian ng mga tao mula sa mga fairy tale. Sinabi ni Luna na ang paggamit ng magic sa unang lugar ay isang bagay na itinuturing na hindi nakapanipaniwala, lalo pa na pag-usapan ang pagkakaroon ng kakayahang gumamit ng tatlong magkakaibang uri. Nakatayo lang siya doon na natigilan, iniisip sa sarili na buti na lang hindi niya naisulat na marunong siyang gumamit ng lahat ng uri ng mahika. Kinuha niya ang kanilang mga form sa likod at pinoproseso ang impormasyon upang makagawa ng ilang iba pang malaking mukhang guild card. Ipinapaalam niya sa kanya kung ano ang kailangan niyang malaman tungkol sa pagsasagawa ng mga pakikipagsapalaran.
Tulad ng kung paanong ang pag-aani ng lahat ng halaman sa loob ng isang lugar ng paglago, ay negatibong makakaapekto sa pagkakataon na ito ay muling tumubo. Kung pupunta sila sa mga hunting quest, dadalhin nila ang isang bahagi ng halimaw bilang patunay, at lahat ng kanilang mga trabaho ay itatala sa kanilang mga guild card upang hindi magkaroon ng hindi katapatan. Sinabi rin sa kanila na hindi sasali ang guild sa mga alitan sa pagitan ng mga adventurer. Matapos malaman ang lahat ng ito, pumunta sila sa notice board para piliin ang kanilang unang trabaho. Tumawag sa kanya ang isang babae mula sa malayo na mukhang nasobrahan ng alak. Naakit siya matapos makita kung gaano kagwapo si Yuya. Parang hindi niya kilala kung sino ang prinsesa, dahil nakatakip ang kamay niya sa mukha ni Lexia. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang isang adventurer, at ang gusto lang niyang gawin ay makipag-partner sa isang taong mukhang malakas. Siya ay namangha sa kung paano niya nabasag ang bowl ang kristal, at bago umalis, sinabi niya sa kanya na ang kanyang pangalan ay Glenna, at inanyayahan siya na isang araw ay sumama sa kanya sa isang pakikipagsapalaran. Pagkatapos ng kanilang pagpaparehistro, ang trio ay tumungo para sa kanilang unang pakikipagsapalaran, na nagkataon na isang pagkolekta ng mga halamang gamot dahil mababa ang kanilang ranggo. Nakakita si Yuya ng halaman at iniisip kung bahagi ba ng kanilang layunin ang pagkuha nito, kaya ginagamit ng lalaki ang kanyang kakayahan sa pag-unawa para makilala ito. Inaalerto pa siya ng kasanayan sa tamang paraan ng pag-aani nito. Naputol ang kanyang malalim na pag-iisip nang magkomento si Lexio kung gaano siya kasaya na lumabas sa kalikasan ng walang pag-aalala ng maharlikang pamilya. Nakiusap si Owen sa kanya na huwag masyadong matuwa dahil sa kasalukuyang banta na lumalabas sa itaas. Mas gusto ng kabalyero kung hindi siya masyadong kumilos. Inalis niya ang kanyang mga alalahanin at sinabi na sa susunod ay maaari silang mag-picnic ng magkasama. Mas interesado si Luna sa gawaing kinakaharap na nagsasaad na hindi mahirap ang pagkolekta, ang isyo ay priority na mapanatili ang ugat na hindi nasisira. Iminungkahi ng prinsesa na magkaroon sila ng kompetisyon upang makita kung sino ang makakaipon ng pinakamaraming halamang gamot, at ang manalo ay makakasama si Yuya sa kanyang sarili sa isang buong araw. Humiwalay si Yuya sa kanila para makapag-judge siya mamaya kapag natapos na ang kompetisyon. Sinabihan na sila ng guild na huwag masyadong mag-harvest dahil makakasama ito sa ekolohiya. Tinutulungan siya ng kanyang mga pamilyar na makahanap ng ilan, hanggang sa matagpuan nila ang quick kill herb, na nagiging sanhi ng isa na agad na mamatay kung makain ito. Nagpasya siyang kumuha ng ilan dahil ito ay nasa paligid. Naputol ang quest ng sumugod si Owen sa kanila nang may balitang natiyak na nila ang lokasyon ni Prince Rager. Nakikiusap siya kay Yuya na ipahirim ang kanyang lakas sa pagharap sa bantang ito. Tinanggap ng lalaki ang kahilingan at hiniling sa mga kababaihan na bumalik sa kastilyo habang nag-aasikaso siya ng negosyo. Si Yuya at ang unit ay gumagawa ng pagsugod sa daan. Naalala niyang sinabi ni Owen na lahat ng mga assassin na ipinadala ng prinsipe para wakasan ang kanyang kapatid ay mga eksperto. Ang pagpayag kay Rager na makatakas ay magdudulot ng malaking banta sa national security, kaya dapat siyang mahuli. Ang lalaki ay kasalukuyang nasa isang isolated mansion na inihanda ng hari. Nang gabing iyon, nakarating sila sa lokasyon at nagulat si Yuya sa sobrang hiwalay nito. Binuksan ng isa sa mga sundalo ang pinto, at sinalubong siya ng lumilipad na kutsilyo na dumadaan sa kanyang hita na nag-aalis sa kanya mula sa labanan. Samantala, sa loob ng gusali, na hostage ni Rager ang isang sundalo mula sa scouting unit. Inutusan lang ni Yuya si Knight na gawin ang bagay nito. Ang Black Fenrir ay sumugod sa isang mabilis na pag-atake sa prinsipe, na nagpapahintulot sa hostage na makatakas. Nakakairita ito sa lalaki, ngunit bago pa siya makakilos ay napapalibutan na siya. Ipinaalam sa kanya ni Owen na tapos na, kaya dapat na niyang itigil ang mga kalokohan at sumuko. Nagagalit ito, kaya nagsimula siyang umatake. Ngunit tulad ng kanyang ama, tinatamaan lamang niya ang mga kasangkapan. Nang mapansin niyang wala siyang pag-asa, itinutok niya ang kanyang espada sa kanyang sarili. Gulat na napatingin si Yuya. Ang Royal Knights ay nalilito habang sinusubukan ng prinsipe na tapusin ang kanyang sarili. Ang makita siya sa kanyang mahirap na kalagayan ay nagpapaalala kay Yuya ng kanyang dating pagkatao na walang may gusto. Ang lalaki ay sumugod sa kanya sa isang iglap, at hinawakan ang kanyang kamay bago siya magpatuloy. Ang baliw na prinsipe ay naglulunsad ng sunod-sunod na pag-atake gamit ang espada, ngunit matikas na umiwas si Yuya bago ang kanyang mga pagtatangka ay napigilan ni Knight. Nagbibigay ito ng pagkakataon kay Yuya na pabagsakin siya sa sahig. Habang naghahanda silang hulihin siya, bigla silang natangay ng hangin. Lumilitaw ang misteryosong babae sa harap ng prinsipe, at nakumpleto ang isang situational analysis, na parang sa robot. Pagkatapos ay napagpasyahan niya na siya ay nabigo. Tahimik niyang sinabi sa kanya na hindi na siya kailangan, hindi sapat ang kanyang mga plano, at malas din siya. Hindi naiintindihan ni Rager ang kanyang mga salita, dahil siya ay dapat na tumulong sa kanya na makamit ang trono.
Itinama niya ito na inihayag na binalak niyang gamitin siya bilang hari upang magsimula ng mga digmaan sa maraming lugar na haantong sa pagkawasak ng sangkatauhan. Ang prinsipe ay tumingin sa kanyang mga mata na nabigo sa kanya dahil niloko siya. Wala nang interes sa kanya ang dalaga, kaya naghahanda siyang wakasan siya. Nagmamadaling pumasok si Owen upang ihinto ang pag-atake, ngunit isang palaso ang tumama sa kanyang espada na nagpahinto sa kanyang pag-atake. Ibinagsak niya ang espada sa harap niya na naging sanhi ng pagpasok ni Rager sa isang malalang estado. Ibinaling niya ang kanyang atensyon sa mga gwardya habang nagpapaputok siya ng mga palaso sa kanila. Si Yuya ay humarang gamit ang espesyal na spell. Tinatawag siya ni Owen sa pangalan at tinanong ng batang babae si Yuya para kumpirmahin kung iyon nga ba ang kanyang pangalan bago ihayag ang kanyang intensyon na lipulin siya, ngunit mangangailangan iyon ng kapangyarihan ng masama. Ngunit naubos na ang kanyang stamina, kaya siya ay umaatres sa ngayon. Naiwang naguguluhan si Yuya sa pangyayari habang iniisip niya kung sino ang babae. Samantala sa normal na mundo, pumupunta si Cory sa bahay ni Yuya, at ilang beses nitong pinindot ang kanyang bell bago umalis nang wala itong nakuhang sagot. Habang naghihintay sila sa loob ng kastilyo, iniisip ni Yuya kung sino kaya ang hamak na iyon, ngunit pumasok si Owen para imbitahan si Yuya sa paglilitis ni Rager. Habang sabay silang naglalakad, iniisip ni Lexio kung ano ang mangyayari sa kanyang kapatid. Sa loob ng pangunahing silid, si Rager ay nagpupumilit na labanan ang mga gwardya, ngunit pilit nilang tinanggal ang kanyang maskara, at inihayag kung gaano naging peklat ang kanyang buong katawan. Maging ang sariling ama ay napaiwas ng tingin sa kanya, ngunit sinabi ni Rager kay Lexia na itigil na ang kaawaan sa kanya sa ganoong titig. Pagkatapos ng lahat, siya ang nagpilit sa kanya na maging ganito, dahil ang mga taon ng sakit mula sa magic outburst ni Lexia ay lumamon sa kanya hanggang sa sinimula niya ang pagpunit sa kanyang sariling balat. At sa lahat ng oras na ito, pinalayas lang siya ng sarili niyang ama at ibinukod sa loob ng selda. Nang maging ang sarili niyang pamilya ay trituhin siyang parang kriminal, ang tanging naisip niya ay lipulin sila. Lahat ng tao sa buong mundo ay nagsimulang trituhin siya na parang isang kasuklam-suklam na outcast, at iniisip kung alam ng sinuman sa kanila kung ano ang pakiramdam na iyon. Ang kanyang mga salita ay nagpaalala kay Yuya ng kakilakilabot na nakaraan na kanyang nararanasan, at nakiusap si Rager sa kanila na patayin na siya. Gayunpaman, sinubukan ni Yuya na tanungin kung maaari siyang gumamit ng isang espesyal na item, at naglabas ng potion mula sa kanyang kahon ng item. Pagkalapit kay Rager ay ini-adjust niya ang mukha at binuhusan ng potion ang kabuuan nito. Agad na gumaling ang kanyang mga sugat, at habang tumatakbo siya para siyasatin ang kanyang mukha, nakita niya kung paanong ganap na gumaling ang lahat ng kanyang mga sugat. Sinubukan ni Yuya na ipaliwanag na ito ang gamot na ginawa niya mula sa kanyang halaman na Cure All Herb, at ang buong silid ay nagulat sa kung gaano siya naging makapangyarihan. Napagtanto ni Yuya na ang paglalarawan ng halamang gamot ay sinasabing ito ay isang maalamat na hindi matukoy na bulaklak, at tinanong siya ng hari kung bakit niya isinakripisyo ang isang mahalagang bagay sa kanyang anak. Kaya inihayag ni Yuya na mayroon siyang daan-daan ng mga ito sa kanyang likod bahay na kanyang mga pananim. Kahit na gumaling na ang lahat ng kanyang mga pinsala, alam ni Rager na hindi maiiwasan ang kanyang hatol na kamatayan. Gayunpaman, sinabi ni Lexia sa kanyang ama na pinapatawad niya ang kanyang kapatid sa pagtatangkang pagpatay sa kanya. Kung tutuusin, siya ang biktima, kaya't ang simpleng pagsasabi na pinatawad niya ito, tulad ng kung paano niya pinatawad si Luna. Sinabi ni Lexia na kasalanan din nila ang pagpapabaya sa Dark Guild hanggang ngayon. Ngunit sinabi ng hari na inatake rin siya, kaya sinabihan siya ni Lexia na patawarin na ang kanyang anak. Sinubukan niyang tanggihan ito, ngunit sinabi niya sa kanya na kailangan niyang patawarin ang kasalanan ng kanyang anak para makabalik sila sa pagiging normal na pamilya, at pinipilit siya hanggang sa tanggapin niya ito. Umiti siya sa kanyang kapatid, at sinabing nais niyang magkaayos silang muli. Nang matapos ang kanyang sentensya, nagpasalamat si Rager kay Yuya, at iniisip ng hari kung ano ang maaaring gantimpala ni Yuya. Nais ni Lexia na siya mismo ang maging gantimpala, at hiniling sa kanya na pakasalan siya. Pero gusto rin ni Luna na maging asawa niya, at sinabing ang pagpapakasal sa isang pangit na tulad ni Lexia ay isang sumpa sa halip na isang gantimpala. Sinabi ni Rager na nakaisip siya ng magandang ideya para sa paggantimpala kay Yuya, kaya nagpa siya ang hari na ialok ang lahat ng mansyon ni Rager at mga lupa kay Yuya na may titulong Night Baron. Habang nakaupo siya at iniisip kung paanong nagkaroon na siya ng mga lupa, napagdesisyonan niyang matulog dahil nakaramdam siya ng sobrang pagod. Sa kanyang mga panaginip, ang tanging bagay na palagi niyang nakikita ay ang kanyang pakikipaglaban sa Vile, ngunit agad siyang nadurog sa bigat ng kanyang mga palaso. Bumangon mula sa kama, napagtanto niya kung gaano nakakatakot ang magiging pakikipaglaban nila sa kanya. Pagkatapos ng mahabang araw sa paaralan, nagpaalam ang guru sa lahat, at tinanong siya ng mga lalaki kung gusto niyang makipag-hangout sa kanila pagkatapos ng paaralan, ngunit nagsimulang tumakbo si Yuya pauwi. Sa kanyang daan, tinanong siya ni Cory kung pwede siyang pumunta upang mag-aral sila, pero sinabi ni Yuya na may importante siyang gagawin.
Habang tumatakbo siya pauwi, naalala niya ang pagpapaliwanag ni Rigor kung paano niya nakilala ang dalaga, at kung paano ito nagtataglay ng mga kapangyarihan na higit sa naiisip niya. Naalala niya ang sinabi nito sa kanya na siya ang Vile. Kaya pag-uwi niya, nagsimula siyang mag-training kaagad, ngunit hindi siya sigurado kung handa na siyang makipaglaban sa isang Vile. Iniisip niya kung alam ba ng kanyang master kung paano haharapin ang laban, ngunit nagpa siya si Yuya na magsanay pa rin pansamantala. Noon lang, nagsimulang umungol si Knight sa hangin, at naramdaman ni Yuya ang isang higanteng mahiwagang pag-atake na dumarating sa kanya. Napagtanto niya na dumating na ang Vile, at hiniling sa kanya na ipaliwanag kung bakit niya intensyon na patayin siya. Ang tanging hangad niya ay paghihiganti, kaya nangako si Yuya na tatalunan siya para malaman kung ano ang ibig niyang sabihin. Matapos ilabas ang mga salitang iyon, nagsimulang bumuhos ang pag-atake ng mga arrow sa kanya, at na-corner siya sa himpapawid habang nakatutok ang pana. Samantala, pinindot ni Corey ang doorbell ni Yuya, ngunit nang walang sumasagot ay napagdesisyonan niyang pumasok, dahil wala namang masama at gusto lang naman niyang mag-aral kasama niya. Habang naglalakad siya sa kabilang mundo, napansin niyang nakabukas ang gate nito sa kagubatan, at naalala niyang binalaan siya nito tungkol sa mga mapanganib na halimaw na nakatira sa labas nito. Sa di kalayuan, nakarinig siya ng malalakas na pagsabog na paparating, at pinaputok ng Vile ang lahat ng kanyang mga pag-atake ng pana patungo kay Yuya. Nagtataka siya kung ano ang ginawa niya upang maging karapat-dapat sa kanyang paghihiganti, ngunit sa halip ay pinaulanan niya ito ng mga palaso. Tinangka ni Knight na lapitan siya kasama si Yuya, ngunit naiwasan niya ang pag-atake nilang dalawa at nagpatuloy sa pagpapaulan ng kanyang mga palaso patungo sa kanila. Ang baluti ni Yuya ay nag-transform sa isang puting kulay, at patuloy niyang nilapit ang kanyang distansya hanggang sa sinipa niya ito, at mula sa itaas, pinatalsik siya ni Knight sa lupa. Napagtanto niya na malakas ang mga ito, kaya nagsimula siyang humiling sa kanyang master para sa kanyang lakas, at nagpakawala ng isang palaso na pumutok ng daan-daang metro. Si Yuya ay bumalik sa pagtakbo, ngunit sinigaw ni Corey ang kanyang pangalan, at napansin siya ng may puting buhok na Vile sa malayo, ngunit nagpa siya na huwag siyang pansinin. Halos masira ng kanyang mga arrow si Corey, ngunit lumihis patungo kay Yuya para mahuli siya. Ang backlash mula sa huling pag-atake ay napunta sa kanya na ang kanyang likod ay nakaharap sa Vile, at inilunsad niya ang kanyang pag-atake ng Comet Attack patungo sa kanya. Sa sandaling iyon, lumitaw si Yusagi upang sirain ang pag-atake, at humingi ng paumanhin sa pagiging late. Siya ay abala sa paghuhukay ng mga carrot dahil siya ay isang kuneho, at ipinahayag na ang pangalan ng Vile ay Yuti. Siya ang successor ng Divine Archer, at nangako si Yuti na ipaghihiganti niya ang kanyang master sa pamamagitan ng pagtapos ng lahat sa mundong ito. Kahit na ang kanyang master ay isang divine na nagpoprotekta sa sangkatauhan sa loob ng maraming taon, ang sangkatauhan ay ang mga nagtaksil at tumapos sa kanya. Hindi siya katulad ng Diyos, kaya wala siyang pakialam sa kapakanan ng mga tao, at nagsimulang ilunsad ang kanyang mga arrow patungo sa kanila. Tinangka ni Yuya na iwasan ang kanyang mga pag-atake, at hinimok siya ng kuneho na gamitin ang kanyang mga binti, ngunit hindi napatama ni Yuya ang kanyang pag-atake at muntik ng matangay ng kanyang mga palaso. Ang kanyang predictive powers ay nagpapahintulot sa kanya na bumaril sa unahan ng kanilang mga posisyon, at naglunsad siya ng buhawi patungo kay Yuya. Gayunpaman, nakita niya ang isang opening mula sa pag-atake ni Yusagi, at sinira ang kanyang mga arrow ng direkta. Habang siya ay na-distract, kinagat siya ni Knight mula sa likod, at sinipa siya ni Yusagi sa lupa. Napinsala ang kanyang likod, ngunit ipinangako niya na hindi ito ang kanyang wakas, hanggang sa maipaghiganti niya ang kanyang master at sirain ang bawat tao. Ang kapangyarihan ng Vile ay sa wakas ay inilabas, at ang kanyang evil god magic ay nagsimulang umabot sa kanyang katawan, at siya ay naglunsad ng isang mabangis na pag-atake patungo kay Yusagi. Habang iniisip ni Yuya kung paano niya magagawa ang mga pag-atake nito, lumabas si Akatsuki mula sa invisible coat, at tumakbo patungo sa gitna ng labanan. Pagdating niya, ginamit niya ang kanyang ultimate ability, at isang asul na liwanag ang bumalot sa buong field. Sa sandaling nasa loob na ang Vile, ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay natanggal, at napagtanto ni Yusagi, na si Akatsuki ay hindi lamang isang ordinaryong baboy. Nang wala ng lakas, nag-teleport si Yuya sa kanyang likuran at nawala ng malay, ngunit nasalo siya bago siya mahulog sa kanyang kamatayan. Nang matapos ang labanan, isiniwalat ni Usagi na may iba pang maaaring sumalungat sa mga Vile sa mundong ito, at isa si Akatsuki sa mga iyon. Tungkol sa kung ano ang gagawin niya sa kanya, iniwan niya ito sa mga kamay ni Yuya dahil ang kapangyarihan ni Akatsuki ay matatanggal ang lahat ng kanyang lakas, at nagsimulang tumalon palayo. Nang magsimulang magising si Yuti, nagtaka si Yuya kung anong uri ng tao ang Divine Archer, at sinabi niya sa kanya na ito ay isang mabait na tao, at nag-uumapo sa pagmamahal na hindi masukat hanggang sa muli itong nakatulog sa kanya. Sa wakas ay lumitaw si Corey, ngunit isang higanteng baboy ang handang wakasan siya, kaya tinapos niya ito sa isang iglap. Habang nilalampasan niya ito, tinanong niya ito kung nagulat ba siya nang makita ang ibang buhay niya. Siya ay isang overpowered na tao na may isang cheat skill na nag-level up sa kanyang sarili. Dahil sa dati niyang buhay, hindi siya isang taong gusto ng lahat.
Gayunpaman, sinabi nito sa kanya na hindi ito totoo, dahil hindi pa rin siya nagbabago at muli niya itong niligtas tulad ng una nilang pagkikita. Nagpasalamat siya sa kanya, at sa mga sumunod na linggo, nakilala ni Corey ang harem ni Yuya sa ibang mundo, at naligo kasama nila. Sa kabilang mundo, binibisita siya ng kanyang mga kapatid na lalaki at babae, at si Yuti ay naging bagong estudyante sa Osei Academy. Sa loob ng kanyang bagong buhay, tumingin si Yuya kay Corey, at natutuwa siyang nakilala niya ito. Dinadala nito ang pagtatapos ng anime. Salamat sa lahat sa pagsama sa akin sa kahangahangang anime na ito. Mag-like at mag-subscribe para sa magagandang anime na paparating.